Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Parang kita tulong kapag kapi mga to. So, yan na lang kaya. Yan. So, by the way, ayaw rin ang last ko niya. Meron ba mga first time na hindi pa member? Atin? Si ma'am? Okay. Si nani, sir. Pero naka-atin naman kayo ng ating ano, no? Okay. So, bakit ko tinatanong? Kasi, iba yung topic natin ngayon. Ang ating pag-uusapan is more on how to do the business, right? At the first time. At the same time, why KDSI? Bakit hindi na lang ako gagawa ng ibang bagay? Bakit KDSI yung tatrabahoy ko? So, dito tayo makakapag-decide. Dito natin marirealize na kailangan ko palang gawin talaga to. Kasi sometimes, guys, siyempre, para sa atin, mahirap na mag-desisyon. Lalong-lalong na kung pag-usapan is crucial. Ano ba ibig sabihin ng crucial? It is between our future, tama? O baga, parang ganito eh. Itong decision na gagawin ko ngayon, Lord, i-ano mo, i-guide mo ako kasi it's make or break my career, tama? It's make or break my life, my future. So sometimes, yung decision making is based on the scenario, on the situation. Kailangan mo ma-realize ang isang bagay bago ka makagawa ng final conclusion, tama? Kasi mahirap mag-decide pag alam mo naman na medyo 50-50. Kumbaga hindi maliwanag. So ngayon natin makikita kung bakit ko gagawin at paano ko siya gagawin, no? Yung mga reasons. Sabi kanila, yung paano, madali lang gawin yan. Kasi we have the system. We have the 12 ways to earn. Lahat ng ating pwedeng pagkakitaan, nandyan lang. Built in na sa system. No? Madali nyo yung paano. Ang how is only 10% of our success. But the 90% of our success is came from why. Bakit ko siya gagawin? At bakit KDSI? Yan. Yan yung ating pag-uusapan. No? So, mahalaga ang topic na to kasi lalo sa mga hindi pa membro para mas makakapag-decide kayo. At sa mga membro naman, para malaman ninyo kung bakit nyo to ginagawa, for what purpose, no? Bakit ako napapagod? Bakit hanggang madaling araw is gising pa ako, di ba? Kasi guys, katulad ninyo, ako yung naging first-timer din, naupo, nakinig, at nung una nagduda. No? Bakit nagduda? Kasi katulad sa inyo, ako in-invite din, kaya nga lang, iba pag-invite sa akin eh. In-invite ako, ako yung top tipong kinidnap, no? Kinidnap ako. Ang sabi na sa akin, kakain, tapos nung malaman ko, presentation na. Di ba? So meaning, hindi ko alam kung paano ako in-invite. Kung ano, paano man kayo in-invite nito, hindi na problema yon, hindi na natin pag-usapan yon. Ang importante, nandito na kayo ngayon. Pero alam nyo guys, siguro kung meron akong pasasalamatang tao, isa sa pinaka-pasasalamatan kong tao, yung tao nag-invite sa akin sa ilang industriya. Why? Nang dahil sa kanya, parang naging channel of blessing siya. Actually, yung tao nag-invite sa akin, for 15 years, hindi na kami nakita. At di ko rin alam kung anong naging kapalaran niya, kung ano na siya ngayon. Pero isa na lang alam ko, ginawa siyang instrumento ng Panginoon para baguhin ang buhay ko. Yes. Kasi dati ako nga, yan, no? Dati po ako nga tambay, dati ako nga, kumbaga, simpleng tao talaga, no? Nagko-construction, dating balot binder, no? Dating naging takatak boys, yan, binintar ang dyaryo, mga sigarilyo, ganun. Sa kalsada, laking kalsada ako eh. Pero ako yung taong, laging nangangarap, sabi ko, sana Lord, iakot mo naman ako sa kahirapan. Kasi kung sipag at syaga lang naman, meron ako niyan. Sipin nyo ha, alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon. Construction. At hindi biro magtrabaho sa construction. Nag-start ako bilang laborer. No? Nakapagtrabaho, naging ano ako, naging mason, naging steelman, hanggang naging welder. Alam nyo guys, nung nagtatrabaho pa ako sa construction, pagdating ng alas 6, magkasalubong tayo, di mo ako makita. Kasi akala mo anino. Oh, sobrang grabing itim ko. Sobrang grabing itim ko at matindi nun, lalo nung nag-building na ako, yung mukha ko laging bakbak yan. Okay, ako kung maantindihan nyo ito sinasabi ko ha. Kasi pag nag-building ka, yung usok yung ano, grabe, babakbak yung mukha mo. Laging nagbabalat-balat yan. Tapos, laging sunog sa usok. No? Yung usok, grabe ang chemicals yan. Tapos yung mata mo, parang nalagyan ng mga buhangin. Sometimes, sa gabi, iiyak ka talaga. No? So, grabe yung mga hirap, pero kumbaga para sa akin, bakit ko ginagawa yung pag-construction ko? Bakit ko ginagawa? Kasi gusto ko mabuhay. Yun ang reason, yun ang purpose, tama? Bakit ko ginagawa? Kasi gusto ko matupad ang pangarap ko. Hindi lang yun.
Ginawa ko pa siyang double time. Construction sa umaga, binta naman ako ng balot sa gabi. Pagdating ng alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, binta ako ng balot. Doon ako natutulog sa pwesto ko. Sa Manolos Bulacan, sa may crossing, may pwesto ako dyan natin. Doon ako eh. Doon ako lumaki. No? So doon ngayon, natutulog lang ako roon, tapos nandiyan lang yung balot ko. Para kung may bibili, gigisingin lang ako. Nandun lang tulog ko. Hindi ako natutulog sa bahay. No? Pagdating ng alas 6 ng umaga, ay alas 5 ng umaga, hanggang alas 6 naman, dyan yun naman binibinta ko. Ang pahinga ko sa umaga, isang oras. Ang pahinga ko sa hapon, 30 minutes. Ang pinakapahinga ko lang talaga, napupunta lang ako sa bahay tuwing magbibihis lang at maliligo. No? Ginawa ko yan for more than 5 years. Grabe, kusipag lang, tiyaga lang, nandiyan na. Pero, hindi po ako umaman. Yan. May nakita na ba kayong mga, yung katulad na sinabi ko, mga bindor, mga takatakboys, may nakita na kayo? Yes. Masipag sila, hindi? Masipag. Masipag, di ba? Kasi minsan kahit ulan eh, tama? No? At minsan, kahit tanghaling tapat, no? Hanggang madaling araw. Tapos, nakita na rin kayo nagtatrabaho sa construction kung gaano kahirap. Yes. Okay? Alam nyo guys, yung mga yan, bakit natin ginagawa for certain purpose? Gusto natin makakain, gusto natin yumaman. Kaya lang, napansin ko, hindi pala yan ang tamang sistema para matupad mong pangarap mo. Kahit gaano ka pala kasipag, kahit gaano ka katiyaga, pag kulang ka sa tamang behikulo, kulang ka sa tamang sistema, hindi mo marirealize ang pangarap mo. Bakit? Meron naman ako nakita ng tao sobrang tamad. Sobrang tamad. No? Hindi na gumigising, gabi na. Lalabas, mag-golf lang. Uwi na naman ng bahay. Sobrang tamad. Pero pinakamayaman ngayon sa Pilipinas. Si Henry si. Diba? Lucio Tan, Go Kong Wei. Mga tamad yan. Sobrang tamad. Nakita nyo ba silang nagbinta dyan na ano? Ng mga paninda nila sa ano, Robinson? Nakita nyo? Hindi. Nakita mo si Henry si Ma'am sa SM na nagbanga? Siya nagwardya? Nakita mo na si Lucio Tan napapalipad ng aeroplano? Hindi. Pero bakit ang yayaman nila? Nakuha nyo? Yes. Ibig sabihin, ang nagpayaman sa kanila, hindi yung sipag nila, kundi yung tamang sistema. Nakuha nyo? Yung sistema para sa pagyaman, the right vehicle. Ibig sabihin, ang kailangan pala natin guys, hindi sipag at tiyaga, hindi siya sapat. Ang sipag at tiyaga, ilagay mo sa tamang sistema, dun ka asim. So, nakuha nyo? So ngayon, ang KDSI is one of the vehicle. Nasa tamang sistema kayo. Ang tanong lang diyan, paano siya gagawin? Okay? At bakit ko siya gagawin? So, umpisa natin. Una, napaka-importante si isang tao may pangarap, no? May dreams. Or mas maganda, goals. Kasi pag ang dreams, wala pa siyang deadline, dreams lang yan. Halimbawa, gusto ko ng bahay, gusto ko ng kotse. Yan, mga dreams yan. Pero pag sinabing, gusto ko ng bahay worth 10 million o worth 20 million sa Bali Birthday, mga gano'n, no? Ibig sabihin, goals na yan. Kasi may presyo na, at the same time, may location na, tama? Ngayon, ang tao, sa buong mundo, merong tinatawag na the top 10 dreams, no? May top 10 pa ng tao, ewan ko kung ito, common dreams to ha, sa bawat isang tao, kasi ginawa ko ng mga Dream Masters. Tinanong ang mga tao, ano ba yung pinaka pangarap ng isang tao? So, lumabas, merong top 10. Pero, pag-usapan lang natin yung 5. Kasi sobrang dami, no? Okay. Number 1 daw na pangarap ng tao, pinaka number 1 pangarap, ay ang mga bayad sa mga utang. Tama o tamang tama? Tama. Sino ba ito yung walang utang? Aba, talaga. Palakpakan natin si madam, walang utang, oh. Ayan, okay. Yan. Pero may nanay ka, ma'am. May utang na loob ka doon. Okay? Tatay mo, okay? Guys, ang utang, actually, lalo na sa US, kasi, ang mga tao nabubuhay sa credit card. Okay? Pati dito sa Pilipinas, ganun na rin. Ang credit card, sa totoo lang, isa sa mga pinakasekreto para maging financially free, financially stable ka, tapon mo yung credit card mo. Ako dati, tatlong credit card ko. Kaya lang, ang bilis mo kasi makabili, lahat na makita ng mata mo eh. Basta magustuhan mo eh. Swipe ka lang na swipe. Pagdating ng bill, yan na. Sasakit ang ulo mo ngayon. Kasi di mo siya makokontrol. Iba kasi pag mag-shopping ka cash, kasi kung alin yung dala mo, pag naubos,
control na lang. Tama? At ito lang yung kasya. Pero pag credit card, lalo na pag malaki ang ano, malaki ang credit limit, nako. Yan, isa yan sa problema. Kaya maraming tao na na-stress, nagkakasakit, dahil sa problema dyan sa utang na yan. No? Ewan ko kung ma-agree kayo ha. Kasi dati, yan, may, ano ba yan, may kwento dyan eh. Yung doorbell na ibang tunog yung marang. Di ba? Alam niyo yung doorbell na yan, maraming nagkakasakit yan. Kasi pag may, naniningil, no? Pag naniningil na yung mga mangungutang, bawat doorbell, akala tuloy nila, naniningil na. No? Kaya lagi nagtatako. May mga tao na pakisabi sa kumari natin ha, o sa ninang mo, ano, wala ako ha. Kaya sabi sa mga anak nila. Guys, sa totoo lang po, ang utang, hindi yan masama. Lahat ng mga negosyante, nangungutang din. Ang masama, hindi sumusulat yung mga marker. Ito yung masama, di ba? Yan. So meaning, lahat ng mga negosyante, nangungutang din yan. Lalo-lalo na po yung mga malalaking negosyante, nako. O sino kayong pinakamalalaking negosyo? Yun din yung malaking utang. Kaso lang, iba mang utang ang negosyante sa ating mga ordinaryong Pilipino. Kasi ang mga negosyante, lalo mga Chinese, pag nangungutang, sinisigurado nila na yung uutangin nila ay kikita. At yung kita na kanilang inutang, kayang bayaran yung interest. Pero tayo mga Pilipino, ibang klase tayo mga utang. Pag nangutang tayo, dinadala natin pambili ng cellphone, pambili ng appliances. Napupunta siya sa mga debt investment. Tama? Kaya nangyayari, tumutubo yung ating inuutang, pero ang nangyayari, hindi kumikita yung ating, ano, yung ating inuutang. Nakuha nyo? Kaya ang nangyayari dun, pagdating ng tinatawag na PD, no? 1530. Yan. Grabe, power itong mga marker natin, ha? Okay. So, ibig sabihin, ang dating po ng panahon na susweldo ka na. Yan, 1530. Tama-tama, pagdating ng pay slip, slip na lang, wala nang pay. Ano nangyari? Yung kikitain mo ng 15, tama-tama lang pambayad mo sa inutang mo ng A1 hanggang A15. Pag 16, wala na naman pera. Pag commission ng 30, ibabayad sa inutang. Wala na naman 16 hanggang 29. Pag 1, wala na naman pera. Umpisa na naman mga utang. Now, guys, gusto nyo ba mabayaran yung mga utang na yan? Yes. Of course. Kasi yan yung sakit ng ulo. So, ano natin gagawin? Settle down mga utang para makamubon. No? Pangalawa, may mga tao na kahit may mga bahay na, nangangarap pa rin magkaroon na mas magandang bahay. Eh? Yan. According sa CREBA o Chambers of Real Estate and Builders Association, meron daw tayong 90% na wala pang disinting tahanan. Ha? Pilipinas pa lang to, ha? Yan. 90% ng total population ang wala pang sariling disinting tahanan. Meaning, kung tayo ngayon guys ay may bahay na at disinte, maswerte ka, nabilong ka sa 10%. Pero napakalaki pa nitong 90% na to. Kung hindi lang nakikitira sa mga magulang, sa mga biyanan, ay nagrerenta, or kaya amortization pa. Tama? Ang mas matindi rito, yung iba, may bahay, wala namang lupa. Yes. Yung bahay nila, nasa tubig. Sabi, hindi, may lupa yan. Asan ang lupa dyan? Ayan o, sisirin mo, may lupa yan sa ilalim. Okay, ang iba naman, may lupa, wala namang bahay. Tama? So 90% pa guys, ang wala pang sariling disinting tahanan. Now, magkano ba ang magpatayo ng bahay? Magkano ang pangarap natin bahay? Okay? 5 million. 5 million, sa tingin ko, lupa pa lang yan. No, lupa pa lang yan. Okay? Magkano ba talaga magkaroon ng sariling bahay? Kaya sa tingin ko, bahay at lupa na disinte, lalo akong pamilyado ha, mga 20. Mga 20 million, yan. Maganda na yan. Okay? Yan. Baliverde, pwede na yan. Pero Baliverde, mati 100, no? 60. Yan. Eh, lalo na pag White Plains ka. No? Yung 100 million mo, wala ka na mabili. Korintian, nako, kahit karahating billion, no? 500 million, wala ka na mabili. Kahit may 500 million ka,
hindi ka makakabili ng bahay dyan sa Kulintyan. At the first place, yung mga tao dyan, pinagbibinta ng bahay. Tama? Yan. Kahit marami dyan. Migot nga kami doon eh. Kasi sabi, may mga available ba rito for sale? Kasi actually dito, ang mga tao rito, bumibili ng bahay pero wala naman yan sila rito eh. Halos yung marami dito may-ari ng bahay na yan, wala rito. Pero kahit bibili ka rito, kahit gano'ng maraming pera, mga bahay ito hindi binibinta. Kasi halos lahat ang bumibili dyan, fulfillment na nila yan. Bakasyonan lang. No? Ibig sabihin, talaga sobra-sobra na yung pera nila. Meaning guys, tayo, nangangarap din tayo magkaroon. Yung 20 million para sa akin, dito sa Metro Manila, hindi pa yan gano'ng kalaki. No? Hindi pa yan gano'ng maganda, pero pwede na. Tama? Sa mag-asawa, may tatlong anak, dalawa-tatlong anak, lima kayo, pwede na yan. Okay? Now, pangit naman, pag may bahay ka, wala sasakyan. Kasi may, nasa mentalidad na ng mga tao, na pag ikaw ay mayaman, pero naglalakad ka lang, at tingin sa'yo, mahirap ka lang. Yes. Okay? Ganun lang ang mentalidad ng tao. Pero, pag ikaw nakakotse, lalo na pag sports car, kahit di pa nila nakita ang bahay mo, ang tingin sa'yo, mayaman ka. Now, lalo pa sa school, may estudyante, ay sports car, siyempre, pugi-pugi yan, tama? No? So, siyempre, may sasakay yan. Mamaya, driver lang pala yan, di ba? Dinadinggoy ka pa. Guys, mas maganda yung may bahay ka at may nakaparadang magagandang sasakyan. Gaano ba karaming sasakyan ang kailangan ng isang pamilya? Para sa akin, dapat minimum 3. No? Minimum. Dapat 3 sasakyan mo. Bakit? Una, may color coding. Tama? Pangalawa, dapat meron kang isang pampamilya o dapat meron kang van. Tama? Kung ano ba gusto yung van? Ah, Rodrick. Ah, eh Grandia, tama? Or tawag nito yung Grand Starix, tama? Ano ba? Ano mga ganda ng laking van? Nissan Urban. Nissan Urban, o di ba? Bakit van? Kasi guys, para pagka nagpupunta kayo ng mga resort, di ba? May mga family affair, di ba? Yan, isa sa kaya lang. Isa yun, van. Pangalawa, kailangan meron kang pang-negosyo. Okay, ano ba pang negosyo? Okay, the best ng pang negosyo, mga pick-up, tama? O meron mga Hilux, D-Max, o kaya ano, Navara, tama? O kaya Explorer, no? Yan, Land Cruiser, ay grabe naman pang negosyo, Land Cruiser, no? Kasasayang, ano yan, pang personal yan. Okay, isang pang pamilya, isang pang negosyo, at isang pang personal. Ano naman mga pang personal? Yan, pwede yan, pang personal, Land Cruiser. Okay? Chrysler. Ano pa? Chrysler. Ano pa? Sports car. No? Audi. Yan. Audi. Pwede nga. Benz. No? BMW. Tama? O kung gusto mo naman, Ferrari. Pero muna Ferrari. Baka mamaya, di ba? Baka mamaya, hindi mo ma-enjoy sa Pilipinas kasi puro traffic. No? Ano ba yung mga compressor, di ba? Na Mercedes-Benz yan. Gusto niyo yan? Gusto ayaw? Gusto. Gusto. Parang ayaw eh. Gusto ayaw? Gusto. Gusto. Okay? O ano pa? O sabihin natin, 3 sasakyan. Magkano kayong budget natin diyan? 10 million. Yan. So, mga more or less, no? Nasa mga 10 million. Okay? Yan, more or less. Kasi yung Mercedes-Benz pa lang, magkano na yan? 7 million. Ibig sabihin, tigwa 1 million na mahigit doon sa mga pamilya mo at saka sa pang-negosyo. Now, okay, sasakyan. Guys, hindi naman pwede, may bahay ka, may sasakyan ka, wala ka namang savings. Tama. Okay, savings. Ito ngayon ang pag-uusapan natin napakamahalaga. Ang mga Pilipino, failure pagdating sa savings. Ang pinakamalaki mga savings, mga Chinese. Pumunta kayo kahit sa bangko, tanungin mo sino mga top, ano nyo dito? Mga top depositor. Pilipino, Chinese. Chinese. Ha? Bakit kaya mga Chinese? Kasi ang mga Chinese guys, pag mag-isip about sa savings, priority nila ang savings. Every time kikita sila, save first before they spend. Pero mga Pilipino, every time kikita, spend first before they save. Nakuha niyo? Halimbawa, ang kumita siya ng 1,000. 1,000 na muna, pag-usapan natin. Pag ang Chinese kumita, 500 savings agad yan. Tago na yan sa bangko, 500 yan. Yung natitira 500, kahit kumain siya ng asin, yan lang yung kanyang budget. Yan. Yung nakakatago, kinalimutan na yun. Okay?
Ngayon, 50-50 kagad, send first. Tapos ito yung budget for spend. Pero pag ang Pilipino, yan. One bill, one on the left, one on the right, 1,000. Ang gagawin kagad, shopping muna. Diba? Spend first. Okay? Spending kagad ang nasa isip. Tapos yung matitira, yun ang iiponin. Ang problema, wala natira. Diba? Meron natitira eh. Inilagay nila sa bangko, ang pangalan, Piggy Bank. Kaya yung tumataging ting pa eh. Mga barya na lang natitira. Kaya pa natin sa savings, failure tayo. According sa mga bank, sa mga bankers talaga ito, galing ko sa mismo sa bangko. Now, guys, masarap po magkaroon ng savings. Subukan nyo, sino ba sa inyo rito yung may hobby na kinakabaliwan? Halimbawa yung kung nababaliw ka mag-goal, basketball, okay? Laro, shopping, kung ano yung mas naman yung kinakabaliwan mo? Sino sa inyo rito may, ano, may tawag dito, hobby, no? Angler. O yan. O ano pa? Sino pa sa inyo rito mahilig mag, ano, mag, gym. O, hiking. Ano pa? Biking. Ha? Cycling. O, ano hobby ng iba? Mountain climbing. Ano po? Ayun, masarap yan. Kaya magastos yan. Pero okay yan, no? O, ano pa, ano pa? Di ba diba parang meron, pag meron kang gusto, na kahit parang napapagod ka, halimbawa katulad sa akin, naglalaro ng basketball eh. No? Pag nasa Dabaw ako, doon na ako nakapaglaro ng basketball. Kaya lang, pag naglalaro ka, pawis na pawis ka, madungis ka, tapos ang piling ng tao, yung tao na ito hindi napapagod sa ginagawa niya. Pag wala namang pinta yung ginagawa. Pero pag ikaw yung nandoon, na happy mo yung ginagawa mo, parang feeling mo, enjoy na enjoy ka, tama? Na parang wala kang pakialam sa sabihin niya basta ikaw nag-i-enjoy kahit napapagod ka, tama? Yan yung hobby. Guys, ito gawin nyo. Gawin yung hobby ang pagsisave. Babalimin mo sarili mo. Umpisa mo 50 pesos. 100. At itong technique, mag-open kayo ng dollar account. Bakit? Kasi ang dollar account, pinaka-last option mo siyang withdrawin. Hanggat meron ka pa mga piso, may malaman pa yung piso account mo, hindi mo siya gagalawin. Last option. Meaning, kung walang marami talaga, saka mo lang makukuha. Subukan yung baliwin na sarili nyo sa pag-save. Kung meron kang hobby na kinakabaliwan, gawin mong savings ang kababaliwan mo. Mag-i-enjoy ka every time makikita ka madadagdag sa account mo. Kahit maliliit lang muna, sa umpisa. No? Ako ay suggest, dito sa Kilis, ayun, kita nyo, umpisahan nyo sa 2080. 20% of your income sa inyo. 80% ang iyong gagastos inyo. 2080 lang muna. Hanggang maging 30-70, hanggang 40-60, hanggang pag malaki ng kita nyo, 50-50 na, no? And so on, kahit 20% na lang ang ginagastos mo, yung 80% nakatago na pag sobrang laki na ang kinikita mo, di mo na kaya ubusin yun. Tama? Why? At the end of the day, ang pag-usapan natin, hindi gano'ng kalaki ang kinita mo, kundi gano'ng kalaki yung naipon mo. Tama? Yan ang pinaka-importante, no? So guys, savings, pangarap natin magkaroon ng savings, oh. Kung mga ngarap lang din naman tayo, magkano savings na gusto nyo? Ha? 100 million. Ayun! 100 million! Tama! Yes! Bakit? Eh kung mga ngarap ka lang din naman, ba't ka pa mga ngarap na maliit? Correct. Ha? Yes. Libre mga ngarap eh. Yes. Diba guys, nagkasabihan tayo, ang taong malaki ang pangarap, malaki ang nararating. Yes! Ha? Ang taong maliit ang pangarap, maliit ang nararating. Yes. At ang taong walang pangarap, walang nararating. Tama? Kaya kailangan, kung tumarget ka, malaki. Para kahit kalahati man lang nakuha mo, malaki pa rin. No? Halimbawa, maharap ka ng Fortuner, tumarget ka lang ng Hammer. Hammer ang gusto mong kukunin, eh di mo nakuha, pak, Fortuner lang. Tama? O, target ka na naman, halimbawa, gusto mo is, parang, halimbawa, big bike, no? Big bike ang gusto mo, mahilig ka, mahilig ka sa mga motor. O, di tumarget ka ng, sabihin mo ng kotse, no? O BMW. Para pag bumagsak ng konti, may big bike ka. Pero, pag ikaw ngayon ay tumarget lang ng motor at bumagsak yun, bisikleta mas matindi. Eh, mas matindi kung bisikleta ang ano mo, ang target mo. Pagbagsak, chinilas na bili mo. Tama? Meaning, kailangan pag tumarget, lakihan mo sa reality na gusto mong kunin. No? Mas malaki. Para 50-50 yan eh. Almost 50-50 or 60-40 na makukuha mo dyan. Okay? So, savings, 100 billion. Now, pang lima, guys, nandito yung overall, yung tinatawag nating financial freedom and time freedom. Yan. Ito yung pinaka-ultimate goal.
no? Ng bawat isa. Financial and time freedom. Paano ba i-ano to? Paano ba i-paliwanag yung tinatawag na time and financial freedom? Kasi may mga tao, maraming pera. Okay, check. Walang oras. Nakakita kayo ng ganito? May kilala kayo? Yung parang kinukulong na nilang sarili nila sa negosyo nila. Tama? Actually, may kaibigan nga ako eh. 20 years! 20 years! Grabe! 20 years na buhukos niya sa negosyo niya. Yumaman! Sobrang yaman! Sa totoo lang, mayaman. Kaya lang, umaalis siya ng bahay madaling araw. Pag-uwi ng bahay, hapong gabi na. Pag-alis siya ng bahay, ama anak niya, tulog pa. Pag-uwi niya ng gabi, ama anak niya, tulog na. 20 years niyang hindi na nakita ama anak niya nakatayo. Puro lang nakahiga. Kaya pag tumayo ama anak niya, hindi niya kilala. Kasi mas malaki pa sa kanya. Para makilala niya, pinapahiga niya. Ikaw ba talaga anak? Kung hindi ka na? Bakit, guys? Wala na siyang halos oras sa kanyang pamilya na focus na lang lahat sa negosyo. Para sa akin, yung buhay na sobrang dami ng pera pero wala kang oras sa pamilya, huwag nang bintayan. Nakuha niyo? Iba nga, ako against talaga ako sa pag-abroad eh, sa totoo lang. Why? Umpisa kasing nasira ang mga pamilya nung nagkaroon ng mga abroad-abroad niyan. Way back 1980s, nung ang dollar 1:8 pa. 1:8, 1:6, wala naman nag-abroad eh. No? Kasi sometimes guys, okay, gusto natin, nag-abroad tayo dahil gusto natin makatulong. Pero guys, ang sarap nung nandito ka sa Pilipinas, kumikita ka, at the same time, kasama mo mamahal mo sa buhay. Tama? Yes. O, kaya yung tinatawag na time and financial freedom. May oras ka para gastusin ang pera mo kasama ang iyong mamahal sa buhay. Tama nyo? Ayan. Ito yung pinaka-ultimate goal ng tao. Pag meron ka na nito, okay? May oras ka na, may pera ka pa, at kasama mo pamamahal mo sa buhay, ito yung tinatawag na time and financial freedom. Okay? May pera ka, wala kang oras, walang kwenta yan. May oras ka, wala kang pera, wala rin kwenta yan. Nakuha nyo? Kailangan may oras ka para gastusin ang pera mo kasama mo mahal mo sa buhay. I-enjoy mo yung pinaghirapan mo. Overall! Yan! Overall, ito yung gusto ng tao. Ang tanong, okay, gusto nyo rin ba to? Kasi marami pa yan eh. Top 5 lang kinuha ko. Sino ba rito yung gusto mabayaran mga utang? Kaya tas nga lang kamay? Me. Ha? O. Sino rito yung gusto magkaroon ng dream house? Dream house. Yan lang. Okay? Sino rito yung gusto magkaroon ng sasakyan? Mga sasakyan. Mga. Nakawag lang isa. Okay? O. Savings. Yan. Okay? O. Siyempre guys, time and financial freedom. Tayo lahat yun. Okay? Now ang tanong, paano natin makuha to? Okay? Umpisa, kailangan muna, alam mo muna ang gusto mo. Sabi nga nila, decide exactly what you want in life. Ang importante muna guys, bago ka makagawa ng desisyon, alamin mo muna kung anong gusto mo. Hanggat di mo alam ang gusto mo, hanggat di mo alam ang dahilan bakit ginagawa mo yung isang bagay, hindi ka makagawa ng desisyon. No? Ngayon pa lang, sinasabi lang sa inyo, bakit kayo nagninegosyo? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nagpapagod? Bakit ka nagpupuyat? Para saan yan? Tama? May dahilan ba yan? Ibig sabihin, kung itong ginagawa natin para sa pangarap natin, ang tanong, saan natin siya kukunin? Kasi lahat ito ay may kaakibat na presyo, may kaakibat na halaga. Walang libre dyan. Utang, hindi mo pwede sabihin sa nautangan mo, pwede ba quits na lang tayo? Hindi pwede. Bahay't lupa, hindi natin yan pwedeng hingin ng libre. Tama? Mga sasakyan, lahat yan may presyo. Ang tanong, paano kayo kita? Una, employment. Yan. Meron po ba rito nagtatrabaho ngayon? Yung ngayon, yung present na to, may ginagawa. Si Sir, alam ko si Sir, yan si Sir. Sino pa? Si Ma'am, si Sir. Okay. Guys, ito ha, heart to heart tayo. Hindi ako against sa employment. Kasi dati akong empleyado rin. Pero, kung sa tingin mo, yung mga pangarap mo, kaya mong kunin dyan, ituloy mo yan. Pero tingnan mo yung 5 years ago mo. Kung may nabago nung 5 years ka at ngayon, ituloy mo yan. Pero kung sa tingin mo, ang nabago edad mo lang, kailangan mag-isip ka lang. Bakit? Kukumpitan ko kayo ha?
Sa employment, guys, kaya mo ba mag-ipon 10,000 per month? Ha? Kaya mag-ipon 10,000 per month? Sabi natin, kaya. Sobrang tipid. Pag oras ng kainan, nakikain ka lang. Ha? Oh, hindi ka na nagbibihis. Yung damit mo, hindi ka na nagbibihis. Kasi pag nagbihis ka, maglalaba ka. Gagastos ka, tama? Pag oras ng halimbawa, tatrabil ka, o 1, 2, 3 lang, magigisang kayo ka lang, tama? Meaning, hindi ka na nagpapagupit, wala, kasi kailangan hindi ka makagastos eh. Ipunin mo, magkano ay nangaipon mo, sa loob ng isang taon, times 12 months, meron kang 120,000 per year. Okay? Ilang taon ka ngayon magtatrabaho, kalimitan sa taon, nagkakaedad ng 30 hanggang 35, doon pa lang nagkakaroon ng stable job. Okay? Pag ikaw ngayon ay naging stable, ang trabaho mo, magre-retard ka, edad 60 to 65. Pag naging regular ka ng 30, pwede ka na mag-retard na 60. Pag naging regular ka ng 35, pwede ka na magre-retard na 65. Meaning, that is 30 years. 30 years in working lifetime. Tama? Now, i-times natin to sa 30 years. Magkano ang naipon mo? Meron kang tumataging ting na 3.6 million. Yan. 3.6 million. Big or small money? Small. Ha? Big money or small money? Small. Ha? May nagsasabi ng big, may nagsasabing small. Pareho kayong tama. Big yan kung hawak mo na buo. Ha? Pero small yan kasi 30 years mo yung kinita. Meaning, kung ngayon po is 2012, okay? Pagdating ng 2042, meron kang 3.6 million. Ang tanong, saan sa mga pangarap mong nabili mo? Ha? Honestly, guys, isa sa pangarap mo, wala kang mabili. Kasi kung ang presyo ngayon ng pangarap mo, ganyan pa lang, 30 years from now, times 2, times 3 na yan. Ang presyo ng pangarap natin, nag-appreciate. Pero yung pera natin, nag-depreciate. Kaya kahit anong habol mo, mag-retard ka na lang, napapansin mo, di mo nakuha yung gusto mo. Why? Kasi guys, remember, ang oras mabilis lumipas. Pero kung titingnan mo, year 1998, ang presyo, $1 is to 8 pesos pa lang. Ngayon, magkano na? $1.40 plus na. Meaning, nag-times 4, nag-times 5. Tama? So, maybe 30 years from now, kung ang presyo mo ng pangarap ng bahay mo is 20 million, 30 years from now, 60 million na yan or 80 million na. Meaning, kahit anong habol mo, di mo siya maabutan. Tama? Anong last option? Okay? Sabi nga nila, ang pinaka-last option, kailangan mong itaas ang sweldo mo. Tama? Kaya lang guys, kahit mas mataas pa rin ang sweldo mo, kailangan ma-promote ka. Ito, higher position para tumaas ang sweldo. Ito ang sasabi ko sa inyo. Kahit tumaas pa ang sweldo nyo, hindi mo pa rin makuha. Why? Ang tao, nagbabago ang lifestyle. Habang lumalaki ang kita, lumalaki din ang gastos. Kung dati, ang kita maliit lang, siya naglalaba. Nagbabaon pa, nagluluto sa bahay, baon, mapunta sa opisina. Tama? Pero nung kumita na malaki, hindi na marunong maglaba. Nasa laundry shop na yung mga damit. Tapos din na nagbabaon niya, kumakain niya sa mga restaurant. Nung maliit pang kita, kaya pa sumakay ng mga bus yan. Pero nung kumita na malaki, nagtataksi na yan. Tama? Nung kumita na, may sarili na sasakyan. Kumuha na ng hulugan ng sasakyan, kumuha ng hulugan ng bahay. Meaning yung lifestyle nagbago, kaya lumalaki din ang gastos. So matutal, wala pa rin naipon. Ewan ko kung agree kayo ha. Dahil sa Olimpiado, no? Kasi galing ako dyan. So ngayon, nung na-realize ko, sabi ko, I cannot afford to spend my 30 years to become or to being employee without achieving, walang achievement, no? Without achievement of mga sabi natin, mga pangarap man lang. Sabi ko, kung 30 years ako magtrabaho, wala rin mga mangyayari, it's about time para baguhin ko. Saan ako dapat papasok? Business. Tingnan nyo, ha? Sa business, pwede ka ba kumita ng 100,000 per month? Yes. Pwede? Yes. Okay. I-times natin sa 12 months. Ibig sabihin, meron kang 1.2 million per year. Okay? Times natin ng 3 years. Meron kang 3.6 million.
Okay. Tanong, aling mas malaki? Employment, business? Business. Ha? Business. Ha? Bakit? Bakit mo nasabi, ma'am? Kasi 3 years. Ayun! Guys, sa figure, walang pinagkaiba. Ang malaking pagbabago dyan, ang malaking diferensya, 27 years. 27 years ng buhay mo, ang natipid mo. Could you imagine, ha? 27 years. You have another 27 years para kumita ng another 3.6 million. Meaning, kung ang edad nyo ngayon, ipa-plus nyo lang yan ng 3 years. Tama? May 3.6 ka na. Pero, ang good news nito, sa totoo lang, hindi ito ang pinag-usapan natin dito. Yung oras mo para sa pamilya mo. Ang laki nito, tama? Eh, gusto mo pa rin maging productive. Hindi trabaho ka nito under 3 years. Di another 3.6 na naman. Nakuha nyo? Kaya guys, kalimitan talaga, no? Halos lahat na mayayaman, kahit dito na lang sa Pilipinas, wala tayong lumayo, halos lahat na mga mayayaman, mga negosyante. Tama? Kasi nandun talaga yung pera, eh. Now, sabi nga natin, sabi ko nga lagi, it's about time siguro para baguhin yung mindseting. Kasi yung mindseting kasi natin, hindi naman natin pwedeng ipagtaka kung bakit maraming tao, maraming Pilipino na ang mindseting is employment because tayo, sa ating mga magulang, ini-inject na sa isipan natin, anak, mag-aral ka mabuti, ha? Umaga at gabi para makapagtapos ka ng pag-aaral. Anak, ikaw lang yung pag-asa namin. Pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, magkaroon ka ng magandang trabaho. At pag magkaroon ka ng magandang trabaho, magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Di ba? Now, ang tanong, maganda ba yung advice natin? Maganda, di ba? Kasi para sa ikabubuti natin. Kaya lang, yung advice na yan, maganda yan kung pag-usapan natin 1940s. Noong 1940s kasi, pag may trabaho ka, maganda kinabukasan mo. Konting-konti lang dati ang nakakapasok sa malaking kumpanya. Ilan lang dati ang naipopromote, yung mga magaling lang. At ilan lang dati ang nakapagtapos sa pag-aaral. Kalimitan nga dati, grade 6, grade 4, grade 5, magagaling na yun. Mga teacher na yan eh. No? Meaning, yung mindseting na yan guys, 1940s pa yan. Bakit hanggang ngayon, dala pa rin natin? Nakuha nyo? Okay, nagkataon, natupad ang pangarap. Natupad, ay hindi, natupad ang pangarap. Sinunod ng anak, nag-aral mabuti, nakakuha ng magandang degree. No? At ang maganda, nakapasok sa napakalaking kumpanya. Tapos ang gagawin, good morning ma'am, good morning sir, ano pong size ang gusto nyo? Ha? Nag-aral ng 18 years. No? 16 years. Ang iba. Pero, ang sasabihin lang, good morning, minister lang yung good morning ma'am, good morning sir, ano pong size ang gusto nyo? Kumita, kulang pa sa pang-makeup niya, ang kita niya. Guys, hindi ako against employment, pero parang hindi tama na pag-aralan mo ng 16 years, ng 18 years, para lang sa 300 pesos, para sa 400 pesos a day, or 500 pesos a day. Nakuha nyo? Eh bakit may mga hindi naman nakapagtapos sa elementary kung kumita, 5,000, 10,000 a day? Eh bakit ikaw, nag-aral ka pa ng kahaba-haba, tapos doon ka lang mapunta? Kaya dito ko nakita yung difference. Sabi ko, marami talagang yumaman sa business. Kaya lang guys, be careful. Kailangan marunong kayong mamili. Kasi pag business ang pag-usapan, number one requirements. Hindi lahat ng tao nakakapasok sa business. Number one requirements, pag pumasok kayo ng business, kailangan ng malaking kapital. Sa panahon ngayon, yung 1 million na kapital is maliit pa. Kung magtatayo kayo ngayon ng business, halimbawa, hardware, may 1 million ka, kulang. Kulang yan. 1 million sa hardware. Magtatayo ka ng restaurant, sa mga gamit pa lang yan sa kusina, pag sit-up pa lang ang pwesto, ubos na yan. Tama? Meaning, sabihin na lang natin, okay, nagkaroon ka ng 1 million kasi nagtatanggap ka ng lamsam. Yan. Ito kasi yung inaantay ng mga empleyado. Ang inaantay lang talaga ng mga empleyado, sana pag-retired ko, malaki makukuha ko. Pag nakapag-retired, saka kayo magbi-business. Guys, ang problema, okay, ito ha, may kapital, check yan. Ang problema, kailangan ng knowledge, skills, and connection. Knowledge, skills, and connection, yan ang wala sa kanya. Bakit? Train tayo sa pagiging empleyado, hindi tayo train sa pagiging negosyante.
Kaya kalimitan sa mga nag-retire at nagtayo ng negosyo, bagsak. Tinalo lang siya ng 15 years old na Chinese. Bakit? Kasi yung mga Chinese, bata pa lang, amen sitting ganito, anak, di baling hindi ka makapagtapos ng pag-aaral, ang importante matuto ka magnegosyo. Bata pa, 12 years old pa, nagninegosyo na. Tama? Ngayon, maging successful man, maging failure man, sasabihin ng magulang, okay lang yan, anak. Ganyan talagang negosyo. Bakon ka ulit. Bago dumating ang edad ng mga 15, 20, successful na, mga milyonaryo na. Nakuha nyo, guys? Yes. Eh, now, ang tanong, okay, eh, meron naman ako niyan. Meron akong kapital. Meron akong knowledge, skills, and connection. Pwede na ba ako magtayo ng negosyo? Kailangan mo ng maraming oras. Pag nagtayo ka ngayon ng negosyo, lalo na sa panahon ngayon, guys, hindi pwedeng bukas ang negosyo mo, MWF. Pwede ka ba mag-negosyo? Bukas lang siya, MWF, o kaya TTHS. Pwede ba yun? Hindi. Kasi ang kalaban mo, bukas 24 hours. Tama? Halimbawa, gusto mo tayo ng grocery. Kaya kalaban mo, mga 7-11. Tama? Mga mini-stops. At mga mall. Naku, atindi nito. Meaning, kailangan, full-time ka, hindi full-time, part-time lang. O meron naman akong kapital. Meron akong knowledge, skills, and connection. May oras din ako. Pwede na ba ako mag-negosyo? Okay, check. Pwede ka na mag-business. Ang tanong, magiging successful na ba ako? Depende. Bakit depende? Meron ka pang kakaharapin. Diba? Yan ang matindi, yung mga rest. Ano to? Number one na dapat mong paghandaan ay ang walang kamatayang utang. Tama o tamang-tama? Tama. Mag-isip ka pa lang ng negosyo, yung kapitbahay mo, nag-iisip na rin kung anong utangin sa'yo. Halimbawa, gusto nyo mag-ano? Gusto nyo mag-tayo ng sari-sari store? Nako, ito matindi. Binubuo mo pa lang yung sari-sari store mo, inaayos mo pa na yung pwesto mo, dumadaan ang pumari mo. Mari, ano yan? Anong pinapagawa mo? Ah, maglalagay ako ng sari-sari store. Ay, tama-tama, pag natapos, pa-utang, ha? Hindi pa natapos, utangan ka na. Guys, ang matindi nito, pag natapos yun, hindi ka pwedeng hindi ka dyan, pagandahan ng previous yan. Eh, paano ngayon kung ganito? Sa kabilang kanto, son to open. Ay, nako. Ha? Matindi ito. Nandiyan ngayon yung palaka. At ang bubuyog. Oh. Ha? So dahil nandiyan ang palaka at ang bubuyog, guys, may nakalagay dito. Tatlong tulog na lang. No? 3 days to go. Kaya, no? Mag-o-open na. Tatlong tulog na lang. Si Christine, si John, si Raul, tatlong gabing hindi makatulog. Tatlong tulog na lang, sila hindi makatulog. Bakit? Pag bukas nito, gagawin na lang silang parking space. Nakuha nyo? Bakit? Ano na ba lang ngayon sa business? Pag competition, guys, big fish versus big fish. Pag may Jollibee, may McDo. Pag may SM, may Robinson. Oh, paano ngayon kung ang negosyo mo nasa gitna ng SM at Robinson? Nasa gitna ng Jollibee at saka McDo. Ano makikari? Guys, yun siya sabi ko, hindi ibig sabihin, may kapital ka, may knowledge, skills, and connection ka, may oras ka, eh hindi ka na pwedeng marugi. Kahit kumplito ka sa balat, paghandaan mo yung utang, competition, at ang pinakamatindi sa lahat, yung tiyatawag na calamity. Yan. Grabe itong calamity. Halimbawa, negosyo mong asin. Meron ka ngayong 100,000 nasako ng asin, nasa warehouse mo. Biglang umulan. Tagbalik mo, tinignan mo yung sako, buo ba? 1,000 pa rin yung sako. Yung asin, wala na. Ano ba palay? Guys, palay, no? bayar ka ng palay. After na pinaha, ano mangyari sa palay mo? Ha? Tutubo yan. Tama? Oh, yung palay mo, pananim na yun, di ba? Guys, ibig sabihin kalamitin kalaban mo. Ito matindi. Paano ka negosyo mo high risk? Halimbawa, Coco Lumber, Good Lumber, Hardware, tapos nasunog. May negosyo ka pa? Yes. Meron? Uling. Laging uling porsin. Meaning, pwedeng tamaan ka na kalamiti. Magaling ka nga sa strategy. Nalusutan mo mga utang, nalusutan mo competition, tinamaan ka na kalamiti. Ang iba, bumabagsak, human factor. Or, human error. Yung mga bantay mo na ikaw lang binabantayan. Tama? Guys, ito mahirap to. Kaya ang mga negosyo, pag di ka marunong mag-manage, lalong-lalo na,
yung traditional or conventional business, malaki ang kita, high risk. Ano pwede mangyari? Pag tinamaan ka dito, sara. Lusaw. 1 million mo, lusaw. Hardware, lusaw. Okay? Restaurant, isang taon lang, pag di namanin sumayos, lusaw yan. 1 million, lusaw yan. Okay? Mga traditional, pag di namanin sumayos, lusaw yan. Maraming negosyante na tinamaan nito, guys, tumatanda. Oo, edad 30 pa lang, pero mukha nang 60. Bakit? Stress to. Stress, mahirap i-manage, sakit ang ulo. Plus, ang hard-earned money mo, tama? Galing pa sa lamsam. Nalusaw lang ha? Ilang buwan. Tama? Now, ang tanong, eh, sir, ang kidding sa iba hindi ba ganyan? Kasi unang-una, titingnan mo muna, bakit ako magkikidisay? Kung magninegosyo ako, bakit ako magkikidisay? Ano pagkakaiba niya? Tingnan nyo ito ha. Pagdating sa kapital, di mo kailangan ng malaking kapital. Lalong-lalong na sa mga distributor lang, mga member. Pagkano kapital? 5,980. Para sa akin na yung kapital na yan, hindi naman kapital yan eh. Bakit? Ibinili mo lang yan ang products oh. Para ka lang bumili ng ticket, entrance ticket. Kasi may nakuha kang kapital. Ay, may nakuha kang kapalit. 5,980. Para ka lang bumili ng cellphone, tama? Para ka lang bumili ng isang Lacoste. Pero ang tanong ngayon, magkano pwede kitain? 20,000 per day. Per day, ang pwedeng kitain. Tama? Now, tanong, kailangan ba ng knowledge, skills, and connection dito? Sa mga member, kailangan hindi? Kailangan. Ha? Kailangan. Pero, hindi kailangan maging magaling ka. Kasi tinuturo ka may trainings. Free trainings. Tama? Hindi kailangan yung sobrang galing ka, may experience ka, at marami kang connection. Hindi yan kailangan. Kasi may sistema tayong ginagawa na sundan mo lang, kikita ka. Tama? Pero kung meron ganyan, bonus. Kaya tayo may marami ng connection, may tamang skill na, may tamang knowledge na about the business, mabilis na kikita. Pero kung wala ka man yan, okay lang. Kasi may mga trainings. Takwa nyo? May mga umaman na dito, mga bunak. Bunak. Oh, bunak pero umaman. Alam niyo yung bunak? Bubong anak. Graduate lang ng grade 1, ibang subject pa ng kinder. Ito matindi. Umaman. Oh, meron nga rito dating basurero ng payatas. Ito, kilala to ni Radang eh. Basurero ng payatas. Ngayon, may-ari na siya ng basurahan. Binili niya yung payatas eh. Ibig sabihin, umaman! Bakit? Dating basurero lang ng payatas, nag-training, natuto. Nakabili ng mga dalawang unit dyan sa Wakwa Condominium, oh, Twin Towers. No? May property, 1 hectare sa Southern California. Oh, sabihin mo, sports car, dalawa. Sipin mo dating basurero, paano nangyari yun? May tamang sistema, tama? Okay, time! Di mo kailangan na sobrang dami ng oras. Kung marami kang oras, bonus na naman yan. Pero kahit part-time ka lang, pwede. Pwede rin full-time, depende sa'yo. No? Kung gusto mo, once a week mo lang gagawin ito, pwede. Kung gusto mo, once a month, pwede rin. Kung gusto mo, once a year ka lang pupunta ng opisina, eh pwede yan. Wala kang mangamoy. Kung gusto mo, once in a blue moon, bahala ka na. Bakit guys? Magdidepende sa'yo kung ano yung gusto mong marating, ano yung gusto mong makuha, depende na sa'yo kasi ikaw ang boss dito. Wala kang amo rito. Kami, mga business partner mo lang kami. Hindi ka namin pwedeng utusan, hindi ka namin pwedeng ano yan. Kung mag-usap tayo, logical. Ang may turo namin sa inyo, techniques, paano gagawin ang business. Pero yung utusan namin ngayon, hindi. Kasi magkaka-business partner tayo lahat. Nakuha nyo? Ibig sabihin, wala ka rito ang amo. Yan, hawak mong oras mo. Eh, ito matindi. Rest, pagdating sa utang, wala kang problema. Guys, ito lang yung negosyo. Di mo kailangan magbinta para kumita ka. Subukan mong wala kang binibinta. May utangin sila sa'yo? Wala ka naman binibinta nung utangin nila. Pero subukan mong magbinta ka. May utangin sila sa'yo? Meron. Actually, yung mga products natin, hindi yan pambinta. Kahit di ka magbinta dyan, kikita ka. Maniwala kayo. Kusang gagalaw yan kasi may system na tayo how to move the products. Hindi mo na kailangan ibinta yan. Why? Pag nakapag-build ka ng network, halimbawa, ito, grupo mo, umabot ng 10,000. Yan. Walang nagbibinta, lahat nagkakapilang, personal. Lahat naliligo, lahat nagsasabon, tama? Umiinom ng spirulina, poros para sa hair. Walang nagbinta, personal consumption lang. Meron kang 10,000 lifetime na
built-in market, ang tawag dyan, captured market. Walang nagbinta dahil sa lahat ng tao na yan gumagamit, dahil nagkakape yan, naliligo yan, nagtutupras yan, market mo na yan habang buhay. Wala kang binibinta, pero ang products nagmumove. Nakuha nyo? Yes. Meaning, may sistema siya. Di mo problema yung utang. Walang mangungutang sa'yo rito. Okay? Pagdating sa competition, ito matindi. Sa traditional, habang ginagaya ka, katulad dito, dumami. Dumami ang competition, nawawala ang market mo. Bakit? Nahahati, tama? Ang matindi rito, sa atin guys, habang ginagaya ka, mas lalong lumalaki ang kita mo. Nakuha nyo? Reverse to it. Sa traditional, pag ginagaya ka ng mga kapitbahay mo, kumpetensya mo na sila. Happy na yung market mo. Dito, ibang klase. Habang ginagaya ka nila, sige lang. Lalo pang lumalaki ang kita mo. Ito pa matindi. Walang problema yung kompetensya na yan. Pagdating sa kalamite, kahit umuulan, kahit bumabagyo, tuloy ang iyong negosyo. Nakuha nyo? Wala siya masyadong risk pagdating sa kalamite. Okay? Yan, ang risk lang natin dito yung mga cellphone kasi pinaparapol yan eh, pag tumutulog. Yan ang risk. Okay? Yan. So pagdating sa human factor, human error, wala kang problema. Wala kang empleyado rito. Yung system natin is 100% poly generated. 24/7. Online real-time. Gusto mo makita ang commission mo? Tingnan mo lang sa internet. Gusto mo makita ang binta ng grupo mo? Tingnan mo sa internet. Nandiyan lahat yan. Ibig sabihin, lahat na nangyayari sa negosyo mo, buong mundo, hindi mo kailangan ng tao para mag-monitor dyan. Nasa internet lang dyan. Nakuha nyo? Yes. Guys, anong klaseng negosyo to? Ito yung negosyo na kung titingnan natin, stress-free, tension-free. Ito yung negosyo na kahit ang edad mo sa isinta, pag pinasok mo to, magbumukha ka tayo. Mahawel! Anong negosyo to? Ito yung negosyo lang, KDSI. Palatakan natin yung kumpanya. Okay? So meaning, kung ikaw ngayon ay maghahanap ng negosyo, kailangan mag-desisyonan mo, okay, employment, medyo malabo yata ang pangarap ko. Mahirap pag-ipunan, 30 years bago makaipon. Okay? Business, parang sakit ng ulo yung mga tradisyonal. Ang laki pa ng kapital. KDSI, ito pwede. Maliit lang ang kapital, malaki pwedeng kitain, wala pang sakit ng ulo. Tama? Now, ang tanong, paano nga ba ginagawa to? Yan, ito ngayon. Pupunta tayo ngayon sa why. Yan, bakit ako magjo-join at bakit KDSI? O, nandito tayo sa why ngayon. Una, paano ginagawa ang pagninegosyo na to? Number one, kailangan matanggal mo muna yung mga fears and doubts mo. Kailangan matanggal mo muna yan. Hanggat meron ka yan, hindi ka magiging successful. Ano ba yung mga fears and doubts mo? Number one, fear of rejection. Yan yung number one ating kalaban. Baka kasi, pag inoper ko sa mga kaibigan ko, baka kasi tanggihan nila ako. Di ba? Baka kasi kutyain nila ako. No? At baka yung mga kaibigan ko, hindi nila magustuhan ang networking kasi alam ko naman, networking is a big ew. Julugs yan eh. Cheap yan eh. Guys, dati ang networking, julugs. Dati cheap. Bakit? Sino-sino naman nag-network dati? Nag-network dati? Mga tambay. Mga walang tao walang magawa sa buhay. Mga housewives. Pero ngayon, ang nag-network, mga young professionals. Tama? Mga yes. Doctors. May attorney. Di ba? May mga vice governors. Di ba? Mga nag-network ngayon, guys, puro professionals na. Kaya ang networking ngayon, actually, dati tawag nila sa networking, wave of the future. Pero ngayon, ang networking, trend na siya. Bakit? Itinuturo na siya sa schools, sa mga business schools. Meaning, kung ikaw ngayon ay nireject niya, ayaw niyong sumali, okay lang. Huwag kayong matakot. Rejection, ako. Ibang klase yan. Halimbawa, in-invite mo si A, si B, ayaw. Si C, si D, ayaw. Limang in-invite mo, umayaw lahat, lima. Ang iba, pagdating ng isang linggo, anim na yung umayaw. Ayaw nung anim. Yung lima niyang in-invite, plus kasali na siya. Ayaw ko na mag-networking. Lahat ang kaibigan ko umayaw. Guys, sa totoo lang, kung maraming umayaw, dapat mas lalo ko pang matuwa. Ako, pagka mga kaibigan ko tumangi, ayaw ko na mag-KDSI. Ah, okay na. Buburahin na kita sa listahan ko. Ayaw mo? Sige, buburahin kita.
Sayang, masa number one ka pa naman, buburahin na kita. Napapansin ko, halos lahat umayaw na, matutuwa na ako niyan. Bakit? Ibig sabihin, malapit na ako sa may gusto. Tama? Lahat na umayaw, tatanggalin ko na yan. Guys, bakit? Ang tao, hindi lahat ng tao gusto. Remember, yung nagbibinta ng tubig sa bus, hindi lahat bumibili. Bakit? Hindi naman lahat ng tao dyan na uhaw. Tama? Pero ang hanapin mo, huwag yung ayaw. Hanapin mo yung may gusto. Di ba? Yung nagbibinta ng tubig, dito lang nilalagay, oh, di ba? Tubig. Ang bilis lang. Tapos pag wala silang bumili sa bus, baba, hindi naman umiiyak. Hindi naglulupasay. Anong gagawin? Lilipat lang yun ang bus. Tama? Yan, tubig. Meron at merong nauhaw dyan. Na yun ang kailangan mong hanapin. Ang hinahanap natin dito, guys, hindi yung taong ayaw. Yung taong gustong kumita, gustong mabago ang buhay, at gustong sabihin natin, gustong enjoy ang products. Yung mga tao na yan, yun ang hanapin natin. Yung rejection, doon lang yan sa mga taong ayaw. Okay? O, ang gawin ninyo? Okay, 52. 52 ang dapat mong target. Bakit 52? Kasi, di ba yung deck of cards? Alam mo yung 52, deck of cards? Sino sa inyo nakakita lang ng baraha? Nakakita? O, nakapaglaro na kayo yan? Yes. Meron siyang king, queen, jack, di ba? Meron? Sa 52 na yan, meron siyang apat na alas. Tama? Yung apat na alas na yan, guys, nandiyan yan kasama sa 52. Pag binabalasa yan siya, di mo alam saan nakalagay. Tama? Ngayon, pag bunot mo, ang hinahanap mo yung alas lang. Pag bunot mo, oy, tres. Ano gagawin mo? Tapon. Hindi na yun ang hinahanap mo eh. Eh, laro natin, 41 eh. Mayroon ka na, ulit. Pag bunot, 5. Tapon. Ibig sabihin, lahat ng mga in-invite mo na ayaw, tapon na yan. Huwag mo itapon, di ba? Ibig sabihin, huwag mong pilitin. Tama? Hindi siya hinahanap mo. Bunot, ayaw. Bunot, ayaw. Eh, ito matindi. Pag bunot mo, joker. Ha? Ano ba yung joker? Yun yung mga tao nungungutya na pagtatawanan ka pag sumali ka sa networking. Di ba? Mga joker yan. Diba? Ay, naloko ka, na-scam ka dyan. Di ba? Mga joker yan. Pero guys, kasama talaga yan sila sa card eh. Hindi mo pwedeng tanggalin, tama? Oh, pag bunot mo, pa! 20! Less 20 na. Wala pa rin nakuha. Ayaw ka na? Meron pang 32. Tama? Baka kasi, yung alas na pailalim. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi mo alam saan nakalagay. Nakuha nyo? Paano kung nabunot mo na lahat? Wala pa rin alas? Guys, ibig sabihin, tinago. Anong gagawin mo? Ha? Mas lalo kang matuwa. Pag nabunot mo na lahat at ayaw, mas lalo kang matuwa. Bakit? Merong 100 million sa labas. Yes. Ibig sabihin, pag lahat na kakilala mo walang sumali, mas marami na ngayon ang prospect mo. Mas marami kang hindi kakilala kaysa mga kakilala mo. Nakuha nyo? As long as gagawin mo yung negosyo, kaya mo siyang gawin kahit wala kang makuha sa mga kaibigan mo. Alam niyo ba yung muna ako nag-network, halos wala ako nakuha. Kasi kung sino pa yung close mo, siya pa yung unang magre-reject sa'yo. Muntik na nga ako dati, muntik na ako umayaw. Ayoko na. Wala nyo, parang wala talaga, parang hindi talaga ako para sa networking. Yun ang mga ano ko dati, yung mga parang haka-haka ko. Ayaw ko na nito, hirap ang ito, labi rejection. Pero guys, alam nyo, pagka tuloy-tuloy ka lang, may makikita ka talaga ang right person. Alam nyo nung una akong naging downlines before, pastong, nakasabay ko lang sa ano, nakasabay ko lang sa jeep. Nakatabi ko siya. Eh ako mahilig ako dati, may dadala akong flyers eh. Tutingin ko, sir, ano mo na to? Sabi, ano yan? Yan, siyempre may flyers ako, di ba? Di ko ma-explain ngayon sir eh, kasi medyo maingay. Pero, may number ako dyan, text mo ako. Invite lang kita. Yan, so, tingnan niya, tago niya. Kaya ako ay tapon eh. Marami kaya tapon, pero okay lang. No? Tago niya. After 1 week, saka nag-text. Nako, sa pastor pala siya. Ang dami pala niyang tao. Tapos nung nagustuhan niya yung products, nagustuhan niya yung company, ginawa niya. Una pa siyang umaman sa akin. Kasi isang side ko lang siya. Yan, bro, umaman. Tapos naka-invite naman ako, katabirin ko naman sa barko. Kasi dati pag nagbabiyahe ako, gusto ko magbiyahe na mas matagal. Yan ang ano ko dati. Kasi unang-una, ang purpose ko, number one, wala akong pera. Ba't ako mag-aeroplano, wala akong pera. Barko lang ako dati. Pangalawa, gusto ko may makausap sa mga kalsada. Okay? So nagbabarko ako,
Papunta ako na Masbate, pauwi ako na Masbate. Dati ang barko galing pa ng ano, Lucena eh. No? Malayo. Ano yan? Overnight. More than ano. Alas ng gabi, narating doon mga before lunch. Alam nyo, may nakausap ako sa barko naman. No? Nakausap ko sa barko, hindi ko rin kilala. Naging kabila ko naman. Nang dahil sa dalawang tao na hindi ko kilala, doon nag-umpisa ang millions ko. Ibig sabihin guys, pag nag-network, ang rejection, huwag niyong pansinin. Kasi kasama talaga yan sa market. May tao talagang ayaw. Pero hanapin nyo lang yung may gusto. Okay? Huwag kayo matakot yan. The more na mas maraming nag-re-reject, the more na mas matutuwa ka. Kasi yung hinahanap mo, malapit ka na. Takuha nyo? Okay? Remember ha, ilang kailangan natin? Dalawa lang. Dalawang tao lang. Ang hinahanap mo dyan, dalawa lang. Sa dami-dami ng tao sa buong mundo, imposible wala ka dyan maharap na dalawa. Tama? Okay. Now, yes. Ano? Saan ka pa dapat natatakot? Saan pa? Yung mga discouragement. Yan. Ito mas matindi ito kasi nasa pamilya to eh. No? Nasa pamilya to. Sometimes, ako ang pinakamatindi sa akin, ang nang-discourage sa akin mismo nanay ko. Ay, grabe to. Ang matindi pa rito, hindi lang basta-basta discouragement, pinalayas talaga ako sa bahay. Sabi mo, nung una kasi nag-network ako, alam niyo naman, eh, dati kasi ang networking, hindi naman ganun kaganda marketing plan. At ang matindi pa ang mamahal ng mga products. Ewan kung kilala niyo to ha, itago lang natin sa pangalan yung company, Forever Living. Grabe, sa totoo lang. Grabe, eh, siyempre first time ko sumabak eh. Bira ako ng bira. Ano bira? Maganda to, maganda to. Siyempre wala pa ako masyadong alam sa ano eh, sa system. Bira ako ng bira. 20 in-invite ko. Kinabukasan, 21 umayaw. Kasama na ako. Di ba? Ayaw mo naman. Sabi na mga friends ko. Partner, atin ka ng trainings. Atin naman ako ng trainings. 2 years. 2 taon. Binakbakan ko ng todo. Alam niyo kung ano nangyari? Sa 2 taon? Walang nangyari. 2 taon na walang nangyari. Alam niyo kung negative na ako? Nag-quit na ako noon eh. Sabi mo, 2 taon? Kaya lang inisip ko, sabi ko, tika lang. Yung mama nag-aaral eh. 6 years elementary. 4 years sa high school. 4 years sa college. 2 years sa masteral. 2 years sa doctorate. Pagkatapos na mag-aaral, di para mas layo mama na. Ilang taon yun? 16 years, 18 years sa pag-aaral. Tama? Samantala sa akin, 2 taon pa lang. Inisip ko na inaaral ko pa yung negosyo. Tama? Kaya guys, after noon, ayan. Sumabak na lang ako ng negosyo. Kasi na-invite na ako nung sa binary. Nag-umpisa na yung mga binary. Yan. Ito, mabilis dito. Ito, scam to, scam to. Bakit? Dati wala pang products sa binary. 17,000 pang entry, wala kang makuha ng products, papilan. Ito, maling dito, di ba? Sali na lang. Ewan kung pamilyar kayo dito, power homes, di ba? Dali, dito tayo yaman. Ay, ito matindi. Siyempre, first time ko na binary, baliw na baliw ako kasi yung Forever Living, may kuta, grabe, sang katotak na kuta, mamahal na mga products. Eh, binary na to, live and right. Alam nyo guys, first time kong kumita ng malaki sa networking sa power homes. Okay? Naka 8 million din ako na 6 months. Okay? First time ko, eh, sobrang baliw ako. Ang problema, inisyuhan siya ng SEC. Sis and the sis order. Pinasara lang si. Kaya nung pinasara, talagang halos nagwawala ako eh. Kasi sabi ko, pangarap ko matutupad na. Biglang naudlot. Bakit guys? Bawal talaga magbayad ka na walang kasamang produkto. Tama? Kailangan pala sa Republic Act 7394, yung Consumers Act, pag nagbayad ka ng pera, dapat 70% at least minimum may makuha kang produkto na kapalit at the rest services. Tangible and intangible. Kaya pag wala sa 70%, ang binalik sa'yo, scam yan. Ilaro na yun. 17,000, papilan ang binalik. Wala talaga magmukhang products. Kaya sabi ko, akala, siyempre wala akong pakuha ng dati ulit. Ayun, nagsara, nagpahinga ako, uwi ako mas dati. Pag uwi ako na mas dati. Bili ako ng pistan. Ito naman pistan na bili ko. May pera pa ako. Isang taon ako na mamahinga. Ang matindi, kinakausap ko yung mga bangos, so po, hindi sumasagot. Ano ba ito? Na-board ako! Na-board kasi siyempre, pagka ang dugo mo nasa negosyo na, nami-miss ko yung mga kaibigan ko. No, nahanap ko talaga. Saan yung mga kaibigan ko? Gusto ko talaga sa Ortigas eh. Ayun, after one year, balik ako! Kaya lang, pumuputok ng first quadrant, the time.
pumuputok ng first quadrant. Di ba ko narinig ito ha? Mga sapatos, shoes bags, apparels. Kaya lang sabi ko, kung sasali ako dyan, may mga top earner lang, may mga kumita lang. Makaibigan ko rin dati kasi nung nagpahinga ako, tinapon ko yung SIM card ko. Para walang mag-contact kasi pagka na meron akong cellphone, araw-araw may nagko-contact eh. In-invite ako kung saan-saan. Tinapon ko, nagpalit ako ng SIM card. Eh, balik ako sa Ortegas. Ano? Nandito ba si ganito ganito? So, si Gary Norman, kumikita na. Si Gary Norman, dating ano lang yan eh. Assistant supervisor lang yan sa Forever Living. Pinakamababang posisyon. Biglang nagpo-400,000 na. No? Kumita ng 450 million, sipin mo. Tatlong taon lang mahigit. Sabi ko, tiga lang. Sasali. Pero that time, nasa ano pa lang sila, wala pang one year. No? Wala pang one year yung company. Sabi ko, sasali ba ako dyan? Ang huli na ako. Tiyempo naman, in-invite kami sa GC Martin or GC Spice. No? Doon kami napasali. Hindi kami nagpunta sa first quadrant. O ng GC Martin, bakbak ako. Pinaputo ko agad ng Masbate. Masbate agad pinaputo ko. No? So, naging ano kaya, naging top sa sales yung Masbate. Sila Dr. Abinimili. Saka sila, mga kaibigan ko sa Masbate. Ang problema, yung mga upline ko, lumipat ay ibang company, dinala ako. So pagdala sa ibang company, napabayaan ko yung JC Martin. Ang nangyari, sumapla yung company na lipatan. Di bumalik ako ulit. Pagbalik ko, Spice na, iba. Nandun na yung mga ano, nandun na yung mga dipinsol, di ba? Yeah, nandun na Spice na. Kumita naman ako doon, 6 years, mga more or less, mga 30 million din mahigit. Pinita ko. Yun. Pagkatapos, pahinga na naman. Bakit nagsasara ang isang kumpanya? Dalawang reason. Bakit nagsasara? Number one, walang produkto. Pangalawa, walang product movement. Bakit kailangan ang produkto sa negosyo? Kasi ito yung magdadala ng kita. Pag ang negosyo kasi, lalo ng networking na walang products, recruit lang na recruit, may time of saturation. Tama? Unlike nung may products, pagkatapos mo mag-recruit, products na nag-move, kumikita ka sa produkto, kahit di ka nabibinda. Tama? Yun yung wala doon dati. Kasi yung DC Martin, ang products lang nun, shoes, bags, apparels din. E ang problema, ang shoes, ang bags, mga apparels, hindi siya highly consumable. Tama? Bibili ka lang ng sapatos tuwing kailan? Araw-araw ka ba bumibili? Hindi naman. Every 3 months, 6 months, 1 year. Tama? Ibig sabihin, kung 1 year ang movement of products, 1 year ang commission mo. Di ba? Matagal, tama? Meaning, kaya nagsaturate siya at nagsara dahil humina yung movement of products. Now, in-invite ako rito yung dating company ba. Kailangan alam nyo ito mga members kasi alam ko ito, masasalubong nyo ito sa labas. Kaya mas maganda, ngayon pa lang, aware na kayo. Dati na itong pumasok sa Pilipinas. Okay? Dati na. At dati, nung in-invite ako rito, wala pang kape. Ito na nakita ko, itong dalawa. Wala kayo mga yan. Nung nakita ko ito dati, sabi ko, anong klaseng mga produkto ba yan? Sabi nung apply na naging bait sa akin, lumot ko bro, lumot. Ay, Algie, di ba, Algie? Lumot ito, lumot ko. Ano nga yung, anong gagawin sa mga lumot na yan? Yung lang ko alam eh. Hindi, bro. Pagkain ng tao yan. Lumot, pagkain ng tao. Di ba, lumot na kumakain isda? Oo bro, pero pag kinahin ng tao ito, healthy, bakit? Tira mo yung isda, walang cancer. Tira mo yung isda, walang diabetes. Di ba? Dito kung may mga nakita ka bang isda, ay sinugod sa ospital. Di ba wala? Ano? Sige. Paano ba yan nabinta? Totally, wala akong alam sa ano, sa spirulina. No, binigyan ako ng mga flyers, sa matindi si Rox Copy pa. Binigyan ako ng mga marketing plan. Tapos, tinignan ko siya sa internet. Nag-research din ako pag spirulina. Nung, ay nako, nabaliw ako sa spirulina. Nung nabasa ko siya, na kinakain pala siya ng mga astronaut. Ang dami kong nabasa sa internet. Ngayon, binarata namin. Ito pa, wala pa itong mga to. Wala pa. Binarata namin. Hataw ako, mahigit isang taon din ako nagpahinga noon sa rin. Sa network na naman eh. Kasi every time na nawawala yung company, nagpapahinga ako kasi unang-una nakakapagod. Pangalawa, may kita ka pa, may pera ka pa, hanggang di ubos, di ka pa maghahanap eh. Alam mo naman, ang Pilipino minsan eh, yan ang problema sa atin. Inuubos mo natin yung resources natin bago tayo nakakahanap ng iba. So, yun yung mga mali ko na itinuro sa akin ng mga mentor ko na dapat hindi nangyari. Dapat, habang meron ka pa, ano ka na kagad, hanap ka na kagad ng iba. Bago maubos, dapat marami ka nang kita ulit na naman, di ba? Hindi tayo dapat nagpapaubos. So yung nangyari, sinubukan mo, binakbaka namin, nakakataw. 2 years. After 2 years, may gitsang taon lang. Pumutok siya.
kasi magandang products, murah, ang daming testimony, at talaga tinrabaho namin na todo. Kumita din ako mga more or less mga 40 million sa dami kong accounts, no? Yung isang accounts ko may 20, may 10, gano'n. So marami rin. So, dalawang taon lang. Kaya lang, hindi siya na-manage ng maayos. Kaya ang nangyari, tumigil. 2009, tumigil. Guys, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi guys, importante yung alam mo to para pag diniscourage ka, meron kang masasabi. Tama? Okay. Ngayon, nung nawala, di siyempre, nagpahinga na naman ako. Tapos, ito naman, hindi ko na in-expect na bakit bumalik. Kasi nasa ibang company na ako eh. No? Nandiyan ako, nandito sa ibang company na ako, nasa third floor na ako. Bakit pumunta pa ako sa 11th floor? Kasi bakit? Guys, sabi ko, yung products talaga gusto ko. Kaya nung pinakita sa akin to, ni Press at saka ni Chairman, sabi, bro, buksan natin ulit ng ano, patakbuhin natin ulit ang TDSI. So nung nakita ko, sabi ko, sige, go. Kasi yung products talaga, bilhin talaga ako dyan mga products eh. Now, sinubukan lang namin to. Kailan lang naman tayo nag-start eh. Nag-open ng opisina, May 28. Parang kailan lang. Hindi ko in-expect na pumutok agad. Ang matindi, dati, tatlong taon sa Pilipinas, hindi nakarating ng London. Hindi nakarating ng Europe. Samantala ngayon, isang buwan pala, nagbukas na tayo ng Europe. Yes! Dati, bago nagkaroon ng milyonaryo, mahigit 1 year. Ngayon, dalawang buwan pa lang, dalawa ng millionaire circle natin. Grabe, no? Meaning, guys, kung dati pumutok ng todo, siguro ngayon, times 2 or times 3, ang pagsabog nito. No? Hindi lang putok, sabog talaga to. Kaya pag nag-uusap kami sa mga kaibigan ko, bro, kumusta dyan sa Cotabato? Bro, okay naman. Sige bro, pasabugin na natin dyan, kidisipin mo. Kumusta dyan, Jinsan? Brad, nasa bus, ang lakas pa lang ng boses ko. Sige bro ha, pagdating ko dyan, pasabugin na natin dyan. Sabi mo kay Bigan ko, huwag mo gawin salita dito ng sabog. Hindi kasi dati hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam, first time kong, hindi naman talaga ako taga Mindanao eh. First time kong sumabak doon eh. No? Guys, yung products natin, believe me, sa ngayon, kahit di mo ibinta, mabibinta yan. Yes. Sa dami ng tao na may mga testimony niya na. No? Proven and tested, affordable, consumable, maganda. Ibig sabihin, discouragement, sasabihin sa'yo ng mga magulang mo, ng mga kamag-anak mo, okay lang yun, pwede mo silang pakinggan. Pero huwag kang magpadala. Ako, pinalayas ako. Grabe. Buti pa yung nagko-construction ka, may kita ka. Sa Pangti Ortigas mo, wala kang kita. Dalawang taon. Dalawang taon pa naman, wala akong check-in. Unang check-in ko, tuwanto ako, 60 pesos. 3 months, 60 pesos. Tumatalon-talon pa ako nun eh. Sabi ko, ito na yung umpisa. Grabe, power. Ito yung umpisa at huli. Wala ka talang kasunod. Yan, bakit? Ang taas ng kuta, pag di mo nahabol yung kuta, wala kang komisyon. No? Kaya sabi ko, discouragement talaga, diniscourage ako dati. May punto sila. Alam niyo kung bakit? Nakikita kasi nila na walang nangyari. Tama? Kaya yung mga sobrang matatagal na nag-network na walang nangyari yung sila, i-discourage talaga kayo ng mga kaibigan nyo, ng mga nanay nyo, tatay nyo. Pero ang gawin ninyo guys, huwag nyo silang i-take personally. Gawin siya challenge. Alam niyo ako, nung pinalayas ako ng nanay ko, ginawa ko sarili ko para saranggula. Yan. Yung saranggula pala, kailangan may hangin na kukontra. Tama? Kailangan ng hangin na kukontra para lumipad. Pag walang hangin, hindi lilipad yan. Isipin mo sarili mo, saranggula ka. Gusto mo marating, gusto mo marating. Ang problema, walang hangin. Kaya sometimes yung discouragement, sila yung motivation. Tama? Para lumipad ka. Ang ginawa ko nung pinalayas ako ng nanay ko, hindi ako nagtanim ng sama ng loob, pero sinabi ko sa sarili ko, kailangan patunayan ko sa kanya na may mangyari sa akin sa likod. Kaya nung pumataw ako ng todo, grabe! Wala ako sinisino! Kahit madaling araw, nagre-recruit ako sa kalsada. Laki na, laki hindi. Meron akong kasabihan natin, 3 feet away, no mercy. Ay, pag dumikit ka sa akin ng ganito, abot ka ng kamay ko, recruitin na talaga kita. Wala akong pinapatawan kahit sino. No? At ang technique pala diyan, pag di mo kakilala yung kausapin mo, dapat within 1 minute, makabukang bibig mo. Pag hindi makabukang bibig mo within 1 minute, at the rest, kahit magsama ka na sa oras, wala ka na masabi. Kailangan unang upo mo pala, makatabi mo siya, o kaya kung makasama mo siya, magtanong ka na sa kanya. No? Ang tanong ang discount ko dati, wala ko rin, anong oras na sa'yo? Anong lugar na ba ito? Eh, importante maka-open ka. Pag nakapag-open ka na,
doon na magkakaroon ng conversation. Hanggang sa may pasok mo yung negosyo mo. And may sideline ako, may sarili ako. Baka gusto mong ikaw rin magdala nito sa lugar ninyo. Ganun, no? Mga hindi ko kilala. So guys, sa totoo lang, discouragement, sometimes, ipupol ka pa baka. Pero it depends kung paano siya dadalhin. No? Para sa akin, gawin mo siya motivation. Okay? Yan, parang challenge, tama? Okay, saan ka pa? Takot. Guys, ito, failure. Sa pagiging failure, nakakatakot ba to? Takot ako mag-fail, baka mamaya masayang yung kapital ko. Takot ako mag-fail, baka masunog ako, or sabi natin, ma-burn out, no? Baka hindi ako maging successful. Guys, sa totoo lang, yung failure kasi, kaakibat na talaga yan sa buhay. Sometimes, kailangan dumaan ka ng isang katutak na failure for you to become successful. Tama? Pero failure, it doesn't mean failure ka. Kasi wala naman talagang failure sa mundong ito. There is no such thing as failure, most especially in network marketing. Only delayed success. Pag nag-quit ka, that's the time you fail. Pero pag di ka nag-quit, walang failure. Maniwala kayo sa akin. Napakarami nang yumaman. Sometimes, it could be not now, not this time, pero huwag kang tumigil. May kasabihan nga dyan eh, quitters never win, but winners never quit. Tama? Ang sabi naman ni Manuel, uy, ang umayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi, kailanman hindi marunong umayaw. So sa buhay natin guys, failure sometimes, daanan mo lang yan para maging part of the process. Kasama sa proseso. Nag-fail ka, nag-invite ka, hindi naging successful, okay lang. Next! Nag-invite ka, nag-fail ka, hindi naman naging successful, okay lang. Sige ka na, sige. Until such time, matagpuan mo yung tama. Okay? Now, saan ka ba takot? Actually, takot tayo sa pinakamatindi, sa di natin alam. Unknown. Okay? Ano to? Yung hindi mo alam, kasi hindi ko pa alam to eh. Baka ganito, eh marami kang baka-baka. Alam mo yun? No, paano kaya kung pumasok ako rito, tapos di ako naging successful? Paano kaya kung ganito ang nangyari sa akin? Paano kaya kung ganito? Ang dami mong spekulasyon, tama? Yan ang pinakamahirap eh. Sometimes, hindi mo talaga malaman ang isang bagay pag di mo sinubukan. Para sa akin, gusto mo malaman to? Ano mangyari? Gusto mo malaman to? Subukan mo. Dalawa lang pwede mangyari, 50-50. Pwede ka maging failure, pwede ka maging successful. Pero pag nag-fail ka, guys, wala kang talo. Kasi may products ka eh. Tama? May products ka. Binda mo products. Bawi ka. Gamitin mo. Mag-benefit ka. Yun ang pinaka-worst. Yun ang pinaka, sabi natin, pinaka pwedeng mangyari. Ano ang mangyari sa akin pag di ako kumita? What if di ko nagawa? What if di ako yumaman? Ano yung pinaka-worst? Tama? Pero, what if yumaman ka? What if kumita ka? What if nagawa mo? Kaya kailangan mo siyang subukan. Nakuha niyo? Okay. Yan. Saan ba nakakatakot? Ang dami. Sobrang dami. Pero, paano nga ba maalis to? Normal lang to sa isang tao, guys. Takot at duda, normal lang yan. Kasi, lahat ng first time, nakakatakot at nakakapagduda. Lalong-lalong kapag di mo pa sinusubukan. Tama? Lahat ng first time. Kahit yung first kiss. yung first kiss ko, talagang tandang-tanda ko yung kahapon lang nangyari. Even yung first kiss eh, pagkabago, tutuloy ko ba ito? Nakatakot kasi sabi ng nanay ko, pag nag-kiss daw, bubuntis daw ako. Kiss pa lang yun. Ibig sabihin, wala ka pa kasing alam eh. Di akala mo tutuloy ko ba ito? Hindi. Parang ganoon, di ba? Lahat ng bagay, guys, nakumpisa, first time mong susubukan, nakakatakot, nakakaluda. Baka ganito. Pero, nung nalaman mo na lang, pagka ginawa mo, ay hindi naman pala. Doon mo malaman yung totoo pag ginawa mo na. Nakuha nyo? Lahat ng bagay, kailangan mong subukan para yung malaman. Okay? So, paano natin sasagupain ito? Number one, attend trainings. Yan. Yan ang dapat yung gawin. Attend trainings. Pagka nakatin ka ng trainings, kailangan gain knowledge. Yan. Alamin mo na lahat mga dapat sikreto. Okay? Pag marami ka ng knowledge, magkakaroon ka ng self-confident. Tama? Okay. Pag meron ka ng self-confident, magkakaroon ka na ng action. Bakit guys? Pag meron kang fears and doubts, no action ka. Yan. Ito yung pumipigil. Pag no action, no result. Tama? Wala kang action, kaya walang resulta. Pero pagka full of knowledge ka na, alam mo paano gawin, meron ka na self-confident, a-action ka. Pagka nagkaroon ka ng action, magkaroon ka ng resulta. That's the time ma-overcome mo yung mga ganito. Kasi, believe me,
hanggat di ka pa kumikita sa networking industry, nandyan pa yan. Hanggat di mo nasusubukan, na kumita talaga. Sabi nga dati, may kasabihan tayo, pag kumakapal na ang bulsa, kumakapal na yung mukha. Kasi doon na yung self-confident mo, kasi bilib ka sa sistema mong ginagawa. Pero hanggat di mo pa nasusubukan kumita, nandun yung, ano mo, reservation. Tama? Kaya sometimes, yung pagsalita ka, walang conviction. Kasi deep inside, may question mark sa sarili mo. Totoo ba itong sasabihin mo? Totoo kaya itong ganito? Totoo kaya itong kitang ganito? Totoo kaya yung product sa ganito? Wala ka pang 100% belief. Tama? Pero sa mga taong kumikita na, pag nagsalita against or about networking industry, grabe magsalita. No? Bakit sila ganun ka lalim ang belief system? Because nasubukan na nilang kumita. Nakuha nyo? O paano natin ito tatalunin? Kailangan kumita ka. Kailangan magkaroon ka ng resulta. Are you with me? Yes! Okay, now, tanong. Okay, paano ngayon magkaroon ng resulta? Oh, yan ako yung tanong. Paano magkaroon ng resulta? Guys, ito yung sekreto sa pagiging successful. Number one, kailangan ng tamang attitude. Yan. Ito yung mga sekreto. Kung gusto mo magka-resulta, tamang attitude. Number one, good learning and listening attitude dapat. Clap! Good learning and listening attitude dapat. Bakit dapat? Kasi sa totoo lang, even ako dati, wala rin naman akong alam sa ganitong negosyo. Yung alam natin, yung expertise natin sa ibang bagay. Tama? Tapos biglang engage, spirulina, networking, paano ito patakbuhin? Ibig sabihin, sometimes, kailangan natin maging open-minded. Bakit? Pagka magaling kasi tayo at di tayo open-minded, kahit kaano magaling yung magsalita, kahit kaano magaling yung magturo, wala tayo matutunan. Tama? Tingnan mo ito ha. Ang glad. Ganito ang itsura. Gano? Gano? Anong kabaliktaran ng glad? Sad. Ang itsura ng sad, ganito. Yan. Ayun siya na kasi drawing ko ha. Kasi mahina ako sa music eh. Tingnan mo ha. Alam niyo yung tatawag na shower of blessings? Ang Panginoon pala, pag nagpapaula ng pagpapala, hindi pinipili kung sino patatamaan. Kasi lahat tayo anak ng Panginoon. Pagka pinaula, blessings, shower of blessings. Lahat ng tao pinapatamaan. Ang problema, pag sad ka. Kasi yung mga nakakuha ng blessing, yung mga glad. No? Ito gracia, ito disgracia. Patutunayan ko sa inyo ha. Pagka tumama rito ang mga gracia, lahat ng tumatama sa kanya, salo sa mata. Pag lumagpa sa mata, salo sa ilong. Oh? Pag lumagpa sa ilong, salo sa bibig. Tingnan mo, lagi ng bibig eh. Lagi na ang ngiti. Oh, tingnan mo, walang natatapong gracia. Eh may tao talagang sobrang grabe ang swerte. Sabi nila, bakit yan si Manny Pacquiao? Halos napunta na sa kanya lahat ng yaman. Bakit gano'n? Swerte naman tao na yan. Guys, kasi glad siya. Tama? Oh, kung gusto mong mapunta sa'yo, kailangan mong maging glad. Oh, tingnan mo ha. Ito, sad. Oh, tingnan mo. Pag tumama sa'yo, ang grasya, tumama sa mata niya, dumulas. Tumulo, luha. Ha? Tumama sa ilong, dumulas, sipon. Ha? Oh? Tumama sa bibig, dumulas, laway. Tingnan mo to, naglalaway sa grasya nito. Bakit? Kasi guys, laging nakasimango. Naa-attract natin ang universal problem. Okay? Ang success pala, ang blessing, kailangan i-attract mo. I want blessing. I want success. No? I want happiness. I want joy. No? Pag hindi, Lord, gawan mo ng solusyon. Magugulat ka lang isang araw na solve yung problema mo. Okay? Huwag niyo suluhin. Sometimes kasi, pagka sobrang ano tayo, stress na tayo, dami natin iniisip, hindi talaga natin maiwasan, no? Na na-attract natin yung mga negative things sa buhay natin. So, attitude, positive lagi, at the same time, humble. Okay? Isa sa pinaka-sikrito. Yan. Isa sa pinaka-sikrito na isa sa pinaka-successful na tao sa buong mundo ay ang pagiging humble. Yes. Biblical yan, guys. Biblical yan, ha? Ang taong mapagmataas, binababa. Ang taong mapagkumbaba, itinataas. Okay? Alam niyo si Socrates?
Kilala yung Socrates? Kilala nyo? Hindi? Hindi kilala? Ay, sir, kalimbahay ko, sir. Ayun! Sino, sir? Lagi niya sinasabing, I am Socrates from Athens. One thing I know, I only know nothing. Ano ibig sabihin nun? Ha? Parang ganito eh. Ako si Socrates, taga Athens. Taga Athena. Isa lang ang alam ko, wala akong alam. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, humble siya. Tama? Sobrang dami na niyang alam, pero pag may bata nagsasalita, naging kinig yun. Kaya ba 2 years old, 3 years old, naging tag-usap yun. Ah, ganito, ganun ba? Paano ba ako maging successful? Tuturuan siya ng 2 years old na bata? Ah, ganun ba? Nakikinig yun kahit kanino. Hindi yung, ang kalaban kasi natin ito, alam nyo kung ano? Acme. Yeah, ito yung mga tao, hindi yung mayaman, hindi nagiging successful. Acme. Alam ko na yan. Pag mga trainings, ay, hindi ko na mati ng trainings. Alam ko na yan. Pero tanungin mo, successful ka na ba? Hindi. O hindi ka pa naman successful eh. Yung lang mga namin ang alam eh. Tama? Gusto pa matuto. Katulad ngayon, Vice Governor Rosa Pamidon, sabi niya, alam mo, ang dami kang gusto matutunan dito. Binabasa niyo mga libro. Atin ako yung mga trainings mo ha, pagkakayang time ako ha. Atin ako mga ganito kasi, dami kong gusto matutunan. Ano mo mga attorney na yan sila, pero gusto niya matuto rin about business. Gusto niya. Marami din bagay na dapat natin pag-aralan guys. Ako naniniwala ako, learning is a continuous process. Tama? Yes. Kung dati, ang alam lang natin is BHS, tama? BHS, ang gamit mo, nung panahon na may BHS sa bahay, sikat ka na. Sa bahay may BHS ka, sikat ka na dati. Tapos biglang lumabas, CD. Ay, Vita pa pala dati, una yung Vita Max. O, oh, Vita Max ka sa bahay, palabas ka, kapitbahay mo, manonood. Ano ba yan? Tapos black and white. Lumabas BHS, naluma ang Vita Max. Tapos lumabas CD. Tapos DVD. Ngayon 3D. 'Di ba? O paano kung gamit mo Betamax pa rin? Eh yung iba 3D na. Ibig sabihin, pag di tayo nagle-learn, guys, mapag-iwanan tayo. Tama? Ano ba kailangan natin matutunan? Techniques, mga sikreto, tama? Successful na tao. I have the book, no? Mayroon akong isang libro ni John Bukongwe. Binasa ko yung kanyang buhay. At napakahili ko kasi talaga sa mga libro. Meron ako mga libro ni John Maxwell, Zig Ziglar, James Lee Valentine, Robert Kiyosaki. Ang dami ko mga libro talaga sa bahay. Moral meron ako mahigit 50 na libro. About sa ano. Tapos binasa ko kay Henry Sin, binasa ko kay Gugong. Meron ako isang line doon na nagustuhan ko talaga kay Gugong, yung binitawan yung salita. I choose to be unafraid even during the times when I was afraid. Kasi sipin mo, 12 years old siya nung naulila, tama? Namatay yung father niya, 12 years old pa lang siya, panganay pa siya sa magkakapatid. Paano niya itaguyod ngayon yung buhay ng kanyang mga kapatid at ng nanay niya may sakit? Kasi 12 years old, naging padre di pamilya. At ang matindi nun, wala silang sariling bahay, wala sariling lupa, nakikiani lang siya ng mga mani, di ba? Nakikiani ng mga mani, palay, binta-binta ng mga ila, kung ano yung mga kuha, mga harap na pwede pagbinta. From simple vendor to become trader. From being trader to become manufacturer. From manufacturer to the industrialist. And now, global entrepreneur. Sino si Gugong Wei? May-ari ng Robinson. May-ari ng Cebu Pacific. Rubina Corporation. Sino siya dati? Dating paslit na kalaboy-laboy. Tingnan nyo ha. Because of the right principle, the right mindset, I choose to be unafraid even during the times when I was afraid. Guys, ang pagiging successful, depende yan sa'yo. Lakas ng loob yan. Walang umasinso na mahina ang loob. Walang nananalo ng loto na hindi tumataya. Kung gusto mong maging successful, tumaya ka. Be willing to pay the price. And the price of being successful
is a lot of sacrifices. Yes. Nakuha nyo? Yes. Ibig sabihin guys, sige, tira. Kung kailangan matuto ako ulit, matuto ako. Kung kailangan aralin ko yan, aralin ko yan. Lahat ng bagay pinag-aaralan. Sometimes kasi di naman natin linya, pero pag pinag-aaralan mo, matutunan mo. Tama? Okay, ano pa ang sikreto? Sa pagiging, sa attitude, napakarami. Okay? So, napakarami nito eh. Actually, kahit sandaan yan. Pero ang pinaka-importante dito guys, 90% of your success is depend on your attitude. And only 10% on skills. Grabe oh. Hindi ako magaling. Ano ba yung galing? Skills, attitude. Ha? Ang galing ay skills. Di mo kailangan maging magaling para maging successful. Hindi kasi ako, mahihayin kasi ako. Ang hiya is skill, hindi yan attitude. Ibig sabihin, di mo kailangan maging hindi mahihayin para maging successful. Para maging successful lang, kailangan willing kang matuto, humble ka, at positive thinker ka. Eh, ganun. 90% nasa attitude na. Okay. Now, pangalawa. Gusto mo maging successful, magkaroon ng resulta? Pangalawa, belief system. Alalimin mo to. Dapat ang belief system mo, 100%. Hindi pwedeng 99% lang. Subukan nyo sumakay ng aeroplano. Tapos sasabihin sa inyo ng stewardess, please fasten your seatbelt because this aircraft is 99% safe and 1% to crash. No, di ba? Kahit 1% lang yung pagiging pag... Ay, nako, tatalon ka siguro. Titikom lang. Oh, boy, para. Mababada ko dito. Di ba? 1% lang yan. Pero di ba? May tendency pa rin mag-crash, tama? Sometimes, guys, for us to become successful, we need to develop our 100% belief system. Number one, sa company. Okay? Kailangan belief ka sa company. Bakit ba? Bakit maging belief ako sa KDSI? Number one, guys, maraming company sa labas. Sobrang dami. Pero number one strength ng KDSI, number one, we own the farm. Sarili natin ang plantation. Tama? Tayo ang isa sa company na pwede nyo makitaan ng strength para magtagal. Bigyan mo kayo ng konting idea kung sino yung mga legend sa industry. Amway, the mother of all networking company. Tama? Forever Living. Bakit until now ang Forever Living namamayagpag 140 countries? Okay? Now, hanggang ngayon dito sa Pilipinas may kumikita pa rin ng 1 million monthly. No? Ang tagal ng Forever Living ah, 35 years, going 30 years, 40 years na. Now ang tanong, bakit sila nagtagal? Because they own the farm. Sarili nila ang farm ng aloe vera. Dixon! Alam niyo ba yung Dixon? Yung mga coffee? Oh. Bakit ang Dixon until now nagtagal? Kasi sarili nila ang farm ng gano o na mushroom. Bakit maraming kampanye na kawalaan? Lahat ng nawawala ng mga kampanye, walang mga farm yun. Nakuha nyo? Yes. Ibig sabihin, what about our strength? Pangalawa, manufacturer. Okay? May sarili tayong factory. Ano naman ang kagandahan? Pag sarili mo ang factory, ibig sabihin, kontrolado mo ang production. Tama? Kontrolado mo ang quality. Mahirap kasi, okay, may sarili tayong brand, pero di naman tayo gumagawa, pwedeng baguhin yan ang manufacturer, sirain ang quality natin. Nakuha nyo? Alam nyo ng competition sa business. Matindi yan. So, number one nating strength yun. Farm, factory, at ang matindi, IGMP pa. Okay? IGMP, International Good Manufacturing Practices, at ISO. No? Certificate natin, napakatindi. Ibig sabihin, guys, ito isa sa mga indikasyon. Isa sa mga dapat yung tingnan. Strength of the company. We own the products, sariling brand, we own the farm, we own the manufacturing plant. At ang kagandahan nito, the management, the driver. Ako naniniwala eh, kahit yung produkto gaano pa yung kaganda, nakakabuhay pa yan ang patay. Pero ikaw na nagbibinta na mamatay ka sa gutom, walang bintang negosyo yan. Tama? Kahit yung produkto sobrang ganda, pag yung nagpapatakbo, hindi marunong, wala pa rin bintang yan. Sometimes, the success of the business, most especially in network marketing, it will depend on the management.
Tatlo talaga yan, top 3. The products, the marketing plan, and the management. Why? Sometimes kasi maganda yung products, maganda marketing plan, supply management. May maganda products naman, maganda management, supply naman marketing plan. Meron naman maganda marketing plan, maganda management, supply naman produkto. Mahirap maghanap ng tatlo na yan, the three pillars of success sa company na kompleto. Okay? Tingnan nyo ito ha. Ito hindi sa pagbubuhat ng bangko kasi tatlo kami nasa management. Sir Brian. Si Sir Brian yung batang negosyante. Okay? Yung ating chairman. Successful sa traditional export-import business ng pamilya nila. Okay? Si Sir Giant Jaredera, yan po ay successful sa pagiging pagtatrabaho sa corporate, no? Bankers, no? Tapos ng Lasal, magaling sa corporate setup, magaling sa pagpapatakbo ng korporasyon. Okay? Ako naman po, wala akong alam sa traditional business masyado. Wala akong alam sa corporation. Expertise ko naman is network. Sa sales, training. I've been in network marketing for 15 years. No? At proven and tested. Kasi ang 15 years ko, hindi yung walang resulta. More than 100 million kinita ko sa networking industry. Meaning, I know what's the secret if you want to become successful in network marketing. Tama? So, importante yung taong nagdadala sa atin, guys. Bakit? Kung gusto mong makarating sa Baguio, dapat yung driver mo nakarating na ng Baguio. Tama? Baka may gusto mong makarating ng Baguio, yung driver mo papunta Bicol. Hindi alam ang daan. Tama? Ibig sabihin, dapat alam nila kung paano tayo dadalhin sa pupuntahan. Pero ang maganda dito, company, dapat believe ka 100%. Aside from that, dapat believe ka sa products. Kasi pag hindi ka believe sa products, at mayroong ipresent sa iyong produkto, sasabihin doon sa mga nagpresent sa iyo, ay, yung produkto namin, mas maganda ito sa spirulina. E kulang ka sa nalit sa mga spirulina. Ano naman, baka ano ba yung products na yan? Ah, mas maganda ito, barley to barley. Oh. Isa, ah, ganun ba, mas maganda ba yung spirulina? Sige, lipat ako dyan. Kasi di mo alam, tama? O sabi pa rin, eh dito sa amin, mas maganda ito sa spirulina, mas maganda ito sa barley. Wheat glass. Oh. Guys, pag di mo talaga alam, maniwala kayo sa akin. Hanggang tayo, wala tayong alam sa ating ginagawa, pwede ka maging failure. No? Pero pag alam mo, spirulina is the only food recognized by NASA, Food of the Astronaut. Spirulina is the most complete, the most balanced, and the most nutritious superfood on Earth. That's according to United Nations and World Health Organization. Ibig sabihin, guys, kung buong mundo nire-recognize ng mga scientists, ng mga doctors, ng mga herbalists, no? At ng mga nutritionists, ang products, wala kang dapat ikapamba sa yung produkto mo, hindi maganda. Tama? Isa sa pinakamaganda, pinakamura, at pinaka-effective na produkto, ano puntahan mo. Importante, know your products. Okay? Deeper. Dapat 100% believe mo ang belief system mo dyan. Okay? Saan ka ba dapat believe? Dapat believe ka sa marketing plan. Okay? Ang marketing plan, it could be, yan yung tiyatawag ng pilot, no? Pilot niya siya. Pag ang produkto at company maganda, pag di maganda marketing plan, movement of products, supply. Okay? Kasi yan yung magdadala, how to move the products, the marketing plan. Bakit kailangan kong bibili ng marketing plan ng inisay? Guys, hindi sa pagmamayabang. Tingnan nyo ang mga marketing plan ngayon ng iba't ibang company. Gusto kong kayo mismo tumingin para mapag-desisyonan ninyo. Tayo lang ang may 12 ways to earn. At ang marketing plan natin, kayang gawin ng bata, nang walang alam, na may alam, na magaling, na hindi magaling. Why? Kasi marami siyang ways na parang kumita ka kahit na hindi ka makabalanse. Isang linya, kita ka siya ni levels, third step. Royalty and leadership, tama? O, naparisan mo, binary, kita ka ulit, plus royalty and leadership, lahat-lahat na. Ibig sabihin, yung ibang company, pag di mo siya naparisan, magiging waiting lang siya habang buhay, wala kang kita. Samantalang yung sa atin, isang linya pala, kumita ka na, naparisan mo, isang kita ka na naman ulit, may kita ka pa sa upline mo, may kita ka pa sa crossline mo. Meaning, ang ganda ng pagka-design ng marketing plan para sa lahat. Ngayon, kung hindi ka bilib ulit sa marketing plan, pag pinakitaan ka, bro, mas maganda sa amin, mas maganda to sa amin kaysa dyan. So, ano mangyari na naman? Ah, ganun ba? Sige, lipat ka na naman doon. Guys, sa totoo lang, ang success natin is based on you, not based on the company, not based on the products, not based on everything. But it will depend on you. Kasi ang success ng tao, kasunod yan lagi yung nasa paligid niya. Pero nasa kanya muna mag-umpisa lahat yan. Tama? Okay, so we need to develop our belief system in the marketing plan. Okay?
Saan ka ba dapat believe? Guys, dapat believe ka sa upline mo or sponsor. Yan. If you want to become successful, kailangan believe ka sa sponsor mo. Huwag kayong magsalita ng mga bad about your upline. Never seen any bad words. No? Lalo-lalo na yung sabihin, yung upline ko, walang kwenta. Number one of the don'ts. Okay? If you want to become successful, dapat meron kang attitude of yes, upline attitude. Wala kang karapatang tumanggi. Wala kang karapatang kumontra. Why? Kasi si upline, siya yung nauna sa'yo, mas alam niya kung ano yung pinasok mo. Tama? At maniwala kayo guys, si upline, sumuporta man yan o hindi, di niya talaga trabaho suportahan ka. Hindi niya obligasyon yun. Ang trabaho ni upline, ipakita ang negosyo. Pag tinulungan ka, thank you upline. Pag di ka tinulungan, thank you upline. Why? Para sa akin, nung binigay sa iyo marketing plan, brochures, lahat ng products, binigay sa iyo, tapos na yun. E binigay sa iyo ang mapa. O ito yung mapa. Okay. Yan, Christine, ito yung mapa. Mapa ng treasure. Gusto mong hukayin, bigyan kita products. Bigyan kita mga marketing tools. Hukayin mo yan. Pag nahukay mo, may treasure dyan. Ibig sabihin, nung pinakita sa atin ang negosyo, yun na yung treasure. Yung mapa, paano siya mahukay? Marketing plan to investor. Tama? Yun lang ang gagawin mo at mahuhukay mo yung treasure na sinasabi. Kaya nga, maraming tao, binigyan na ng mapa, binigay na yung mga marketing tools, binigay na ng piko, pala, lahat ang kailangan niya panghukay para mahukay niya, ibinigay na lahat, ibinalik pa sa upline. Upline, pwede ba pakitrabaho para sa akin? Lagyan mo ako ng LinkedIn right? Alam niyo yun? Guys, pagka tayo, ewan ko na ha, kasi ito, devil pang nangyari ito sa buhay ko na nanghihi ako ng downline sa mga upline. Kasi para sa akin, ang lagi kong prinsipyo sa buhay, upline, magiging successful ako kahit wala ka. Yes. No? Yung lagi, no? Yung lagi. Pero upline, thank you. Kasi pinakita mo sa akin yung napakagandang treasure. Tama? Yes. Suportahan mo ako, salamat. Pag di naman, magkita-kita tayo sa million dollars. Yes. Tama? Ganun po mga kaibigan. Kasi sometimes, kailangan yung sponsor natin, di natin niya siya bigyan ng sakit ng ulo. No? Pasalamat tayo na naging channel of blessing. Kaya yung sasabi ko sa inyo, kung meron akong dapat pasalamatan tao, isa, sa pinaka-dapat kong pasalamatan yung tao siguro na naging invite sa akin sa networking na hanggang ngayon, hindi ko siya nakita. Kasi sa Forever Living, hindi siya nakabili ng pumbupak. Hindi siya tumuloy. Pero siya yung nag-invite sa akin. Pero hindi siya nakabili. Pero, guys, doon nabuksan ang isipan ko eh. Doon nag-umpisa. Hinahanap ko siya hanggang ngayon, hindi ko siya mahanap. Sabi ko, makita ko lang yung tao ngayon siguro. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Kasi nandahil sa kanya, kaya ako napunta sa networking, tama? So sobrang pasasalamat ko. Meaning, kung may mga tao supportive, thank you. Apply ninyo, pag supportive, thank you, pasalamat kayo. Pag di naman, thank you pa rin. Never say bad words or mga bad-mouthing about sa mga uplines, okay? Saan pa dapat tayo believe? Dapat sa mga? Downlines. Guys, ang mga downlines, huwag niyo tawagin downline. Ang tawag niyo dyan, business partner. Sino ba yung mga downline? Yes. Yung tao na sa baba ninyo. Okay? All the downlines mo sila, pero ang tawag mo sa kanila partner. Business partner. Okay? Or kaya power, no? Kaya ang tawagan, power. Bakit power? Kasi nasa Deuteronomy yan eh. Biblically ang power eh, di ba? Yes. I have the, di ba? Remember the God? Will give you the power to acquire wealth and become wealthy. Tama? Yes. So meaning, guys, ang mga downlines, pagka medyo nagkamali, okay? Huwag mong pagalitan. At huwag mong sabihin na, uy, wala ka talagang kwenta. Never said bad, no? About sa mga downlines. Kung nagkamali, partner, okay lang yan. Motivate mo. Tama? Motivate mo. Dapat anong tawag nito? Inspired mo siya. Partner, kaya mo yan. At ganyan din ako dati, nagkamali rin ako. Pero na-overcome ko yan. Anong ginawa ko? Training lang. No? Natuto ako sa mga pagkakamali ko. Pag nagkamali, okay lang. Tuloy-tuloy lang. So kailangan ang mga downlines, guys, hindi yan pinapasalamatan. Pag may production, don't say thank you. Kasi pag sinabi mo thank you, oy thank you ha, dahil nagpasok ka, at least nag-pairing ako. Ang hapon mo lang doon kita. Sa mga downlines, dapat kinakongratulate. Every time may magandang ginawa, partner, keep it up. Congratulations. Okay? Good job. Diba? Yes. Inspired mo siya. Yes. Okay? Motivate. At never say negatives about sa mga downlines. Pag nga kayo ng negative,
Pagka kayo guys, ay medyo may napansin nyo, kayo problemado ka, may napansin kang negative sa negosyo, huwag mong ibaba. Huwag mong i-pass on ang information na negative sa baba. Kailangan, if you down, go up. Okay? If you're up, go down. No? Pag sobrang positive ka naman, sobrang inspired ka, power na power ka, saka ka magipag-meeting sa baba. Pero yung mga negative, hindi yan pinaparating sa baba. Nakuha nyo? Ganyan mag-handle ng grupo if you want to become successful. Saan ka pa dapat believe? Dapat believe ka sa sarili mo. Tama? Maraming tao ganito. Ang galing ng upline ko. Ang galing ng downline ko. Pero ako hindi ako magaling. Guys, lahat ng tao may kanya-kanyang talent. Isipin mo ha, kung gaano kagaling ang Panginoon gumawa. Kasi, isipin mo, siyang gumawa sa atin. Isipin nyo naman, sa dami-dami natin sa buong mundo, hindi tayo nagkakapareho ng talent lahat. Papatunayan ko sa inyo ha, yung top mark natin. Kahit gaano natin karami, hindi pa yan nagkakapareho ni minsan. Ibig sabihin guys, ang Panginoon, gumagawa siya ng design, sariling design, kanya-kanyang design. Lahat tayo, hindi mo natin kaya yung ginawa niya, pero may sarili kang galing. Ibig sabihin, maximize your talent. Either use it or lose it. Pag di mo yan ginamit, mawawala yan sa'yo. Binigay yan ng Panginoon. Gift yan. Guys, maximize mo. No, gawin mo siya. Maniwala ka sa sarili mong kakayahan. Okay? At higit sa lahat, maniwala ka sa Panginoon na lahat ng bagay na ito ay siyang lumikha. At instrumento lang ng KDSI, instrumento lang ng management, instrumento lang kami. Ginawa lang ng instrumento lahat ng mga bagay para matupad yung promise niya sa'yo. Yes. Okay, oh? O, panapakan natin, no? Oh? Ang grand upline natin. Okay? Grand upline ng mga uplines. Okay? Now, 100% dapat ang belief mo dyan. Now, naniniwala ba kayo sa KDSI? Yes. Yes. Naniniwala ba kayo sa products? Yes. How about the marketing plan? Yes. How about sa mga upline ninyo? Yes. How about sa mga downlines? Yes. How about sa inyo sarili? Yes. Sa Panginoon? Yes. Yeah. Ako may ano ako eh, may third eye ako eh. May third eye ako. So, nakikita ko kung sino yung sasabi ng totoo at hindi. Yes. No? Kasi, siyempre, may makikita natin yan. No? Kung talaga sino yung may 100% belief system dito. Kasi sa loob ng kwarto ko ito, tatlo lang talaga yung nakikita kong yayaman. Ay, grabe. Oh, tatlo lang. Nakikita ko tatlo lang yung magiging successful talaga. Okay? At kung ikaw ay naniniwala na doon sa tatlo, ikaw yung isa, ipakita mo sa akin, tumayo ka. Yes! Ha? Tinan nyo ha? Sipin nyo. Sabi nyo, naniniwala kayo sa sarili mo. Ha? Power. Di ba? Maraming tao na naging successful because they believe first before they see the result. Yes. Japan becomes Japan because of the word kaizen. Di ba? And kaizen means improving the improve. They believe that things will happen. Hindi sila nag-aantay na yung bagay nangyari bago sila maniniwala. They believe that things will happen. Naniniwala sila na pwede mangyari kahit wala pang nangyari. Tama? Believe first and you will see the result. Yes. Meaning, ang pagiging successful guys, is start on the mind. Yes. No? What the human mind can achieve in belief, the body can achieve. Sometimes, kailangan mo siyang paniwalaan, isang puso, na you can do it. Yes. Pag hindi, talagang hindi mo siya kayang gawin. Yes. Okay? Pag di ka naniniwala magiging successful ka, well, sad to say, hindi ka magiging successful. Magiging failure ka talaga pag naniniwala kang doon ka. Pero pag naniniwala kang kaya mo maging successful, yung paniniwala mo yan, ilagay mo lang siya ng actual. Sigurado mangyayari sa iyo. Okay? Oh, bibigay mo ng chance. Yung iba. Kasi, ay, nakalista oh. Oh alam nyo, nandiyan yun, nakating sino kaya dyan ang gusto maging umaman. Diba? Tinitingnan yan. Oh, ulitin ko ha. O gagawin ko na ngayon. Apat na apat. Dinagdagan ko na. Yan, apat na nakikita ko. Yung third eye ko, nabubukas eh. Yan. O ulitin natin ha. Kung naniniwala ka na isa ka sa apat na pwedeng yumaman, tumayo ka! Ano ba? Hindi ka naniniwala, yaman kayo?
Yes. Problema. You need to clean. The power of words in affirmation. The law of the universe. Kahit naniniwala ka, pag di mo sinasabi, hindi ka yaman. Believe and see it positively. Yes. Kailangan maniwala ka at sasabihin mo. Kasi pag hindi mo ginagawa, hindi ka talaga yaman. Yes. Okay, the power of word. The word is between life and death. No? Yan. Okay. Well, again, life is not a matter of choice. Life is not a matter of parang chance. Ito sa matter of choice. Sometimes talaga, yung buhay natin, tayo lang naman talaga may kagustuhan yan eh. Ang malas ko, ang swerte ko. Swerte, malas, kasi ginusto mo yan. Walang taong minamalas nang hindi niya ginugusto. Walang taong sinuswerte nang hindi niya ginugusto. Lahat ang nangyari sa buhay natin, it is the result of our decision that we made yesterday. No? O ano gusto natin maging buhay bukas? That is the result of our decision we made today. Kaya nga sabi ko, lahat ay nag-umpisa sa decisions. Okay? Now, ano pa? Yun. Ito, mas matindi ito. Okay. Belief system. Meron akong kwento sa belief system. Gusto yung malaman? Yes. Ito, kwento lang ito, ha? Ito, mas matindi ito. Yung kwento na ito ay nangyari sa tatlong magkakaibigan. Yung tatlong magkakaibigan, naghahamunan. Oh, nandun sila sa tuktok ng building. 80-story building yan. Nandun sila sa tuktok. Yan, sabi ng tatlong magkakaibigan, bro, subukan nga natin yung mga belief system natin. Sabi na, paano? Bro, tayo magkakaibigan tayo, pero magkakaiba tayo ng pananampalataya. Ako, believe ako sa aking Panginoon. So, siyempre, magkakaibigan sila. Wala ang relihiyon na pinag-uusapan, ititest lang yung belief system. Okay. Yung isa, Muslim. Yung isa, Buddhism. Yung isa, Diyos ko. Sabi niya. O sige. O sabi yan. Sabi niya. Okay, sabi niya guys. O sige. So, subukan ko. Okay? So, subukan ko. Josephine. Tapero naman yung global. Yan. Yan. Kasama ko lang yan kagabi. Susubukan ko, sabi niya, sige, susubukan ko. Tatalon ako sa building na to. Aba, 80 story, oh. Sabi, sige nga, susubukan natin. Sige, bro, ha, itinan mo, bro, ha. Dahil sa paniniwala ko, ililigtas ako ng Panginoon ko. Unang tumalon, yung Muslim, sabi niya, Allah! Bam! Ibinalik. Bumalik sa taas. Bam! Yung dalawa, believe sa tayo, galing mo talaga. 100% ang belief system mo. Kami rin! Ah, sabi ko na isa. Eh, ito, mas matindi. Yung Buddhism naman. Subukan ko, tingnan mo ha. Ito. Buddha! Bam! Bumalik din! Eh, ito, isa, kinakabana. Sabi niya, naku, mukha yatang tatanungin ako ng dalawa kung ano eh. Doon pa lang sa kanya, nag-isip pa lang siya, may doubt na siya. Hindi 100% ang kanyang belief system. Kaya mukhang tatanungin ako itong dalawang kasamahan ha. Ito, pero 99% pa rin. Nalo ka rin yung belief system niya, kailang 99%. O, oh, sabi niya. Ito, Diyos ko! Nung makita niya, malapit na siya sa kalsada eh. Kalsada o. Oh. Diyos ko! Patay! Naging Buddha. Ha? Bakit guys? Kailangan pag naniniwala ka, 100%. Tama? Hindi siya naniniwala na yung Diyos ko niya, yun ang magliligtas sa kanya. Guys, sa ating negosyo, 100% ang belief mo dapat. 99% hindi ka magiging successful dyan. Yes. Kahit yung 1% na negative, it will create 100% sa pagdating ng araw. Kasi yung ating subconscious mind, hanggat meron siyang maliit, no? Maliit na negative, kakainin niya yung positive. Hanggang pagdating ng panahon, sobrang negative ka na. Pag-isip mo pa lang sa umaga, pag sinabi mo, masama pakiramdam ko, at the rest of the day, masama pakiramdam mo. Yes. Pag-isip mo pa lang sa umaga, pag sinabi mo,
Pag utang na kagad inisip mo, hanggang buong araw. Problema yan. Guys, dapat morning pa lang. Lord, thank you for the day. No? Yes. That the Lord has made. We will rejoice. Di ba? No? So, ibig sabihin guys, kailangan maging positive ka lagi. No? Ipaniniwala mo nandiyan 100%. Okay. Number 3. Your success is based on your commitment. Yan. Ito. Yan. Commitment. Ano ba klase mga commitment? Number 1. I'll try. Commitment yan, di ba? Sige. I'll try. So, subukan ko mag-resign. Magiging successful, hindi. 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 Kasi tinry lang niya. Okay. Na-try niya. Nung ni-reject siya, ay, ayoko na. Marami pa naman re-reject dito. At least, sinubukan ko. Wala na. Hindi yan niyaman. Ito. I'll do my best. Ito, isang klase ng commitment. Matindi ito. Yayaman, hindi. Ha? I'll do my best. Apply. 6 months, hatawin ko to. Ibibigay ko pinaka the best ko. Pero after 6 months, pag wala nangyari, quit na ako. Oh, ito matindi. 10 buwan, hinataw. Wala nangyari. Apply. 5 months na lang, ha? hinataw. After 3 months, apply. 3 months na lang. After 3 months, ha, commitment ko, ha? 3 months. I'll do my best. 6 months ang commitment ko, 3 months na lang. After 5 months, wala pa rin nangyari. Apply. Tandaan mo. 1 month na lang. Ibig sabihin, ang binabantayan niya, yung commitment niya sa time. Hindi niya binabantayan ang commitment niya sa sarili niya. Nakuha niyo? Yes. Ano ba dapat ang commitment para maging successful? Huwag ka mag-commit sa upline. Huwag ka mag-commit sa company. Huwag ka mag-commit sa ibang tao. Ang commitment sa sarili mo. Yes. Nakuha niyo? Paano ba maging successful? Dapat ganito. Yan. I'll do it. No? I'll do it. Whatever it takes. Okay? Yeah. Ito yung commitment guys na mga tao successful. I'll do it whatever it takes. Gagawin ko ang lahat. Kahit anong mangyari. Hindi ako mapayag na hindi ako mag-millionaryo sa kinisa. Yeah! Yeah! Muntik na nga ako dati. Muntik na ako umayaw. Ayoko na. Walahin mo, marawala talaga. Parang hindi talaga ako para sa networking. Yan ang mga ano ko dati. Yung mga, ano ko, yung mga parang haka-haka ko. Ayaw ko talaga, ayaw ko na nito, ang hirapan nito, labi rejection. Pero guys, alam nyo, pagka tuloy-tuloy ka lang, may makikita ka talaga ang right person. Alam nyo, nung una ko naging downlines, before, pastong, nakasabay ko lang sa ano, nakasabay ko lang sa jeep. Nakatabi ko siya. E ako mahilig ako dati, may dala-dala akong flyers eh. Tutingin ko, sir, ano mga to? Sabi, ano yan? Yan, siyempre, may flyers ako, di ba? Di ko ma-explain ngayon sir, kasi medyo maingay. Pero, may number ako dyan, text mo ako. Ah, invite lang kita. Yan, so tingnan niya. Tago niya. Kaya ko ay tapon eh. Marami tinatapon, pero okay lang. No? Tago niya. After 1 week, saka nag-text. Naku, sa pastor pala siya. Ang dami pala niyang tao. Tapos nung nagustuhan niya yung products, nagustuhan niya yung company, ginawa niya. Una pa siyang umaman sa akin. Kasi isang side ko lang siya. Yan, bro, umaman. Tapos naka-invite naman ako, katabi ko naman sa barko. Kasi dati pag nagbabiyahe ako, gusto ko magbiyahe ng mas matagal. Yan ang ano ko dati. Kasi unang-una, ang purpose ko, number one, wala akong pera. Ba't ako mag-aeroplano, wala akong pera. Barko lang ako dati. Pangalawa, gusto ko may makausap sa mga kalsada. Okay? So nagbabarko ako, papunta ko na Masbate, pauwi ako na Masbate. Dati ang barko, galing pa naman, Lucina eh. No? Malayo. Ano yan? Overnight. More than ano? Alas ng gabi, narating doon, mga before lunch. Alam nyo, may nakausap ako sa barko naman. No? Nakausap ko sa barko, hindi ko rin kilala. Naging kabila ko naman. Nang dahil sa 2 tao na hindi ko kilala, doon nag-umpisa ang millions ko. Ibig sabihin guys, pag nag-network, ang rejection, huwag nyo pansinin. Kasi kasama talaga yan sa market. May tao talagang ayaw. Pero hanapin nyo lang yung may gusto. Okay? Huwag kayo matakot yan. The more na mas maraming nag-reject, the more na mas matutuwa ka. Kasi yung hinahanap mo, malapit ka na. Nakuha nyo? Okay. Remember ha, ilan ang kailangan natin? 2 lang. 2 tao lang. Ang hinahanap mo dyan, 2 lang. Sa dami-dami ng tao sa buong mundo, imposibleng wala ka dyan maharap na 2. Tama? Okay. Now, yes. Ano? Saan ka pa dapat natatakot? Saan pa? Yung mga discouragement.
Yan. Ito mas matindi ito kasi nasa pamilya to eh. No? Nasa pamilya to. Sometimes, ako ang pinakamatindi sa akin, ang nandiscourage sa akin mismo nanay ko. Ay, grabe to. Ang matindi pa rito, hindi lang basta-basta discouragement, pinalayas talaga ako sa bahay. Sipin mo, nung una kasi nag-network ako, alam niyo naman, eh, dati kasi ang networking, hindi naman ganun kaganda marketing plan. At ang matindi pa ang mamahal ng mga products. Ewan kung kilala niyo to ha, itagon lang natin sa pangalan yung company, Forever Living. Grabe, sa totoo lang. Grabe, eh, siyempre first time ko sumapak eh. Bira ako ng bira. Ano bira? Maganda to, maganda to. Siyempre wala pa ako masyadong alam sa, ano, eh, sa system. Bira ako ng bira. 20 in-invite ko. Kinabukasan, 21 umayaw. Kasama na ako. Ano ba? Ayaw mo naman. Sabi naman ng anak, ano, mga clients ko. Partner, ating ka ng trainings. Ating ka naman ako ng trainings. 2 years. 2 taon. Binakbakan ko na todo. Alam niyo kung ano nangyari? Sa 2 taon? Walang nangyari. 2 taon na walang nangyari. Alam niyo kung negative na ako? Nag-quit na ako nun eh. Sabi naman, 2 taon. Kaya lang inisip ko, sabi ko, ika lang. Yung mga nag-aaral eh. 6 years elementary. 4 years sa high school. 4 years sa college. 2 years sa masteral. 2 years sa doctorate. Pagkatapos na mag-aaral, di pa naman sila yumaman eh. Ilang taon yun? 16 years, 18 years sa pag-aaral. Tama? Samantala sa akin, 2 taon pa lang. Inisip ko na inaaral ko pa yung negosyo. Tama? Kaya guys, after noon, ayan. Sumapak na lang ako ng negosyo. Kasi na-invite na ako sa binary. Nag-umpisa na yung mga binary. Yan. Ito, mabilis dito. Ito, scam to, scam to. Bakit? Dati wala pang products sa binary. 17,000 pang entry, wala kang makuha ng products. Papi lang. Ito, dito, di ba? Sali na naman. Ewan ko pamilya kayo dito, Power Homes, di ba? Dali, dito tayo yaman. Ay, ito matindi. Siyempre, first time ko na binary, baliw na baliw ako kasi yung, ano, yung Forever Living, may kuta. Grabe, sang katotak na kuta, mamahal ng mga products. Ay, binary na to, left and right. Alam nyo guys, first time kong kumita ng malaki sa networking sa Power Homes. Okay? Naka 8 million din ako na 6 months. Okay? First time ko, eh, sobrang baliw ako. Ang problema, inisyuhan siya ng SEC. Cease and desist order. Pinasara ng SEC. Pero pinasara, talagang hangs nagwawala ako eh. Kasi sabi ko, pangarap ko matutupad na. Biglang naudlot. Bakit guys? Bawal pala yan magbayad ka na walang kasamang produkto. Tama? Kailangan pala sa Republic Act 7394, yung Consumers Act, pag nagbayad ka ng pera, dapat 70% at least minimum may makuha kang produkto na kapalit at the rest services. Tangible and intangible. Kaya pag wala sa 70%, ang binalik sa'yo, scam yan. Ilaro na yon, 17,000, papilang ang binalik. Wala talagang makuha ng products. Kaya sabi ko, akala, siyempre wala akong pakualan dati ulit. Ayun, nagsara, nagsara, nagpahinga ako, uwi ako mas bati. Uwi ako na mas bati. Bili ako ng pistan. Nakita mo ang pistan na bili ko. May pera pa ako. Isang taon ako na mamahinga. Ang matindi, kinakausap ko yung mga bangos, so po, hindi sumasagot. Ano ba ito? Na-bored ako! Na-bored kasi siyempre, pagka ang dugo mo nasa negosyo na, nanimiss ko yung mga kaibigan ko. No, hinahanap ko talaga. Saan yung mga kaibigan ko? Gusto ko talaga sa Ortigas eh. Ayun, after 1 year, no? After 1 year, balik ako! Kaya lang, ano? Pumuputok ng per squadron, the time. Pumuputok ng per squadron. Di ba ko narinig ito ha? Mga sapatos, shoes bags, apparels. Kaya lang sabi ko, kung sasali ako dyan, may mga top earner na, may mga kumita na. Makaibigan ko rin dati kasi nung nagpahinga ako, tinapunti yung SIM card ko. Para walang magkontak kasi pagka meron akong cellphone, araw-araw may nagkukontak eh. Ininvite ako kung saan-saan. Tinapon ko, nagpalit ako ng SIM card. At balik ako sa Ortigas. Ano? Nandito ba si ganito-ganito? So si Gary Norman kumikita na. Si Gary Norman, dating ano lang yan eh. Assistant supervisor lang yan sa Forever Living. Pinakamababang posisyon. Biglang nagpo 400,000 na. No? Kumita ng 450 million, sipin mo. 3 taon lang mahigit. Sabi ko, di ka lang. Sasali. Pero that time, nasa ano pa lang sila, wala pang 1 year. No? Wala pang 1 year yung company. Sabi ko, sasali ba ako dyan? Ang huli na ako. Tsimpo naman, in-invite kami sa GC Martin or GC Spice. No? Doon kami napasali, hindi kami nagpunta sa first quadrant. O ng GC Martin, bakbak ako. Pinaputok ko agad ng mas bati. Mas bati ka agad pinaputok ko.
No, so naging ano kaya, naging top sa sales yung Masbate. Sila Dr. Abini Mili, saka sila mga kaibigan ko sa Masbate. Ang problema, yung mga upline ko, lumipat na ibang company, dinala ako. So pagdala sa ibang company, napabayaan ko yung JC Martin. Ang nangyari, sumapla yung company na lipatan. Di bumalik ako ulit. Pagbalik ko, spice na, di ba? Nandun na yung mga ano, nandun na yung Madipinson, di ba? Yeah, another spice na. Kumita naman ako doon, 6 years, mga more or less, mga 30 million din lang kinita ko. Yun. Pagkatapos, pahinga na naman. Bakit nagsasara ang isang kumpanya? Dalawang reason. Bakit nagsasara? Number one, walang produkto. Pangalawa, walang product movement. Bakit kailangan ang produkto sa negosyo? Kasi ito yung magdadala ng kita. Pag ang negosyo kasi, lalo ng networking na walang products, recruit lang ng recruit, may time of saturation. Tama? Unlike nung may products, pagkatapos mo mag-recruit, products na nag-move, kumikita ka sa produkto, kahit di ka nabibinda. Tama? Yun yung wala doon dati. Kasi yung DC Martin, ang products na nun, shoes, bags, apparels din. E ang problema, ang shoes, ang bags, mga apparels, hindi siya highly consumable. Tama? Bibili ka lang ng sapatos, spring kailan? Araw-araw ka ba bumibili? Hindi naman. Every 3 months, 6 months, 1 year. Tama? Ibig sabihin, kung 1 year ang movement of products, 1 year ang commission mo. Di ba? Matagal, tama? Meaning, kaya nagsaturate siya at nagsara dahil humina yung movement of products. Now, in-invite ako rito. Yung dating company pa. Kailangan alam nyo to mga members kasi alam ko to, masasalubong nyo to sa labas. Kaya mas maganda ngayon pa lang, aware na kayo. Dati na itong pumasok sa Pilipinas. Okay? Dati na. At dati, nung in-invite ako rito, wala pang kape. Ito lang nakita ko, itong dalawa. Wala pa yung mga yan. Nung nakita ko to dati, sabi ko, anong klaseng mga produkto ba yan? Sabi nung apply na nag-invite sa akin, lumot ko bro, lumot. Ay, RG, di ba, RG? Lumot ito, lumot ko. Ano nga yun, anong gagawin natin sa mga lumot na yan? Yung wala ko alam eh. Hindi, bro. Pagkain ng tao yan. Lumot, pagkain ng tao. Di ba, lumot na kumakain isda? Oo, bro, pero pagkain ng tao to, hindi. Bakit? Tira mo yung isda, walang cancer. Tira mo yung isda, walang diabetes. Di ba? Dito mo may mga nakita ka bang isda ay sinugod sa ospital. Di ba, wala? Ano? Sige. Paano ba yan nabinta? Totally, wala ko alam sa ano, sa spirulina. No, binigyan ako ng flyers, matindi si Rox Cabi pa. Binigyan ako ng marketing plan. Tapos, tinignan ko siya sa internet. Research din ako mag-spirulina. Nung, ay nako, nabaliw ako sa spirulina. Nung nabasa ko siya, na kinakain pala siya ng mga astronaut. Ang dami kong nabasa sa internet. Ngayon, binarata namin. Ito pa, wala pa itong mga to. Wala pa. Binarata namin. Hataw ako, mahigit isang taon din ako nagpahinga noon sa aray. Sa network na naman eh. Kasi every time na nawawala yung company, nagpapahinga ako kasi unang-una nakakapagod. Pangalawa, may kita ka pa, may pera ka pa, hanggang di ubos, di ka pa maghahanap eh. Alam mo naman, ang Pilipino minsan eh, yan ang problema sa atin. Pinuubos mo na natin yung resources natin bago tayo nakakahanap ng iba. So, yun yung mga mali ko na itinuro sa akin, mga mentor ko na dapat hindi nangyari. Dapat, habang meron ka pa, ano ka na kagad, hanap ka na kagad ng iba. Bago maubos, dapat marami ka nang kita ulit na naman, di ba? Hindi tayo dapat nagpapaubos. So yung nangyari, sinubukan ko, binakbakan ako, nakakataw. 2 years. Actually, wala pa 2 years, may higit isang taon lang. Pumutok siya. Kasi magandang products, mura, ang daming testimony, at talagang tinrabaho namin na todo. Kumita din ako mga more or less mga 40 million sa dami kong accounts, no? Yung isang accounts ko may 20, may 10, gano'n. Tapos marami rin. So, 2 taon lang. Kaya lang, hindi siya na-manage ng maayos. Kaya ang nangyari, tumigil. 2009, tumigil. Guys, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi guys, importanteng alam mo to para pag discourage ka, meron kang masasabi. Tama? Okay. Ngayon, nung nawala, di siyempre, nagpahinga na naman ako. Tapos, ito naman, hindi ko na in-expect na bakit bumalik. Kasi nasa ibang company na ako eh. No? Nandiyan ako, nandito sa ibang company na ako, nasa third floor na ako. Bakit pumunta pa ako sa 11th floor? Kasi bakit? Guys, sabi ko, yung products talaga gusto ko. Kaya nung pinakita sa akin to, ni Press at saka ni Chairman, sabi, bro, buksan natin ulit ng ano.
tatakbuhin natin ulit ang tinisay. So, nung nakita ko, sabi ko, sige, go. Kasi yung products talaga, bilhin talaga ako dyan mga products eh. Now, sinubukan lang namin to. Kailan lang naman tayo nag-start eh. Nag-open ng opisina, May 28. Parang kailan lang. Hindi ko in-expect na pumutok agad. Ang matindi, dati, tatlong taon sa Pilipinas, hindi nakarating ng London. Hindi nakarating ng Europe. Samantala ngayon, isang buwan pala, nagbukas na tayo ng Europe. Yes! Dati, bago nagkaroon ng milyonaryo, mahigit 1 year. Ngayon, 2 buwan pa lang, 2 ng millionaire circle natin. Grabe no? Okay. Meaning guys, kung dati pumutok ng todo, siguro ngayon, times 2 or times 3, ang pagsabog nito. No? Hindi lang putok, sabog talaga to. Kaya pag nag-uusap kami sa mga kaibigan ko, bro, kumusta dyan sa Cotabato? Bro, okay naman. Sige bro, pasabugin na natin dyan, kidisipin mo. Kumusta dyan, Jinsan? Brad, nasa bus, ang lakas pa ng boses ko. Sige bro ha, pagdating ko dyan, pasabugin na natin dyan. Sabi mo, kaibigan ko, huwag mong salita dito ng sabog. Hindi kasi dati, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam, first time kong, hindi naman talaga ako taga Mindanao eh. First time kong sumabak nun eh. No? Guys, yung products natin, believe me, sa ngayon, kahit di mo ibenta, mabibinta yan. Yes. Sa dami ng tao na may mga testimony niya na. No? Proven and tested, affordable, consumable, maganda. Ibig sabihin, discouragement, sasabihin sa'yo ng mga magulang mo, ng mga kamag-anak mo, okay lang yan, pwede mo silang pakinggan. Pero huwag ka magpakila. Ako, pinalayas ako. Grabe. Buti pa yung nagko-construction ka, may kita ka. Sa pag tigas mo, wala kang kita, 2 taon. 2 taon ba naman, wala akong cheque. Unang cheque ko, tonto ako, 60 pesos. 3 months, 60 pesos. Tumatalon-talon pa ako nun eh. Sabi ko, ito na yung umpisa. Grabe, power. Ito yung umpisa at huli. Wala ka talaga kasunod. Yan, bakit? Ang taas ng kuta, pag di mo nahabol yung kuta, wala kang komisyon. No? Kaya sabi ko, discouragement talaga, diniscourage ako dati. May punto sila. Alam niyo kung bakit? Nakikita kasi nila na walang nangyari, tama? Kaya yung mga sobrang matatagal na nag-network na walang nangyari yung sila, i-discourage talaga kayo ng mga kaibigan nyo, ng mga nanay nyo, tatay nyo. Pero ang gawin ninyo guys, huwag nyo silang i-take personally. Gawin nyo siyang challenge. Alam niyo ako, nung pinalayas ako ng nanay ko, ginawa ko sarili ko para saranggula. Yan. Yung saranggula pala, kailangan may hangin na kukontra. Tama? Kailangan ng hangin na kukontra para lumipad. Pag walang hangin, hindi lilipad yan. Isipin mo sarili mo, saranggula ka. Gusto mo marating, gusto mo marating. Ang problema, walang hangin. Kaya sometimes yung ma-discouragement, sila yung motivation. Tama? Para lumipad ka. Ang ginawa ko nung pinalayas ako ng nanay ko, hindi ako nagtanim ng sama ng loob, pero sinabi ko sa sarili ko, kailangan patunayan ko sa kanya na may mangyari sa akin sa libro. Kaya nung pumatawa ko ng todo, grabe, wala akong sinisino. Kahit madaling araw, nagre-recruit ako sa kalsada. Kakilala, hindi. Meron akong kasabihan natin, 3 feet away, no mercy. Ay, pag dumikit ka sa akin ng ganito, abot ka ng kamay ko, recruitin na talaga kita. Wala akong pinapatawan kahit sino. No? At ang technique pala diyan, pag di mo kakilala yung kausapin mo, dapat within 1 minute, makabuka ang bibig mo. Pag hindi makabuka ang bibig mo within 1 minute, at the rest, kahit magsama kayo na isang oras, wala ka na masabi. Kailangan unang upo mo pala, makatabi mo siya, o kaya kung makasama mo siya, magtanong ka na sa kanya. No? Ang tanong ang discount ko dati, wala ko rin. Anong oras na sa'yo? Anong lugar na ba ito? Eh, importante maka-open ka. Pag nakapag-open ka na, doon na magkakaroon ng conversation. No? Hanggang sa may pasok mo yung negosyo mo. Ay, may sideline ako, may straight up ako. Baka gusto mong ikaw rin magdala nito sa lugar ninyo. Ganun, no? Mahal ko kilala. So guys, sa totoo lang discouragement, sometimes, ipo-pull ka pa wala. Pero it depends kung paano siya dadalhin. No? Para sa akin, gawin mo siya motivation. Okay? Yan, parang challenge, tama? Okay, saan ka pa? Takot! Guys, ito, failure. Sa pagiging failure, nakakatakot ba to? Takot ako mag-fail, baka mamaya masayang yung kapital ko. Takot ako mag-fail, baka masunog ako, or sabi natin, ma-burnout, no? Baka hindi ako maging successful. Guys, sa totoo lang, yung failure kasi, akibat na talaga yan sa buhay. Sometimes, kailangan dumaan ka ng sangkatutak na failure for you to become successful. Tama? Pero failure, it doesn't mean failure ka. Kasi wala naman talagang failure sa mundong ito. There is no such thing as failure, most especially in network marketing. Only delayed success.
ka, that's the time you feel. Pero pag di ka nag-quit, walang failure. Maniwala kayo sa akin. Napakarami nang yumaman. Sometimes, it could be not now, not this time, pero huwag kang tumigil. May kasabihan nga dyan eh, quitters never win, but winners never quit. Tama? Ang sabi naman ni Manuel, oy, ang umayaw ay hindi nagwawagi, at ang nagwawagi, kailanman hindi marunong umayaw. So sa buhay natin guys, failure sometimes, daanan mo lang yan para maging part of the process. Kasama sa proseso. Nag-fail ka, nag-invite ka, hindi naging successful, okay lang. Next! Nag-invite ka, nag-fail ka, hindi naman naging successful, okay lang. Sige ka na, sige. Until such time, matagpuan mo yung tama. Okay? Now, saan ka ba takot? Actually, takot tayo sa pinakamatindi sa di natin alam. Unknown. Okay? Ano to? Yung hindi mo alam. Kasi hindi ko pa alam to eh. Baka ganito, ay marami kang baka-baka. Alam mo yun? No, paano kaya kung pumasok ako rito, tapos di ako naging successful? Paano kaya kung ganito ang nangyari sa akin? Paano kaya kung ganito? Ang daming spekulasyon, tama? Yan ang pinakamahirap eh. Sometimes, di mo talaga malaman isang bagay pag di mo sinubukan. Para sa akin, gusto mo malaman to? Ano mangyari? Gusto mo malaman to? Subukan mo. Dalawa lang pwede mangyari, 50-50. Pwede ka maging failure, pwede ka maging successful. Pero pag nag-fail ka, guys, wala kang talo. Kasi may products ka eh. Tama? May products ka. Binda mo products. Mabi ka. Gamitin mo. Mag-benefit ka. Yun ang pinaka-worst. Yun ang pinaka-sabi natin, pwedeng mangyari. Ano ang mangyari sa akin pag di ako kumita? What if di ko nagawa? What if di ako yumaman? Ano yung pinaka-worst? Tama? Pero, what if yumaman ka? What if kumita ka? What if nagawa mo? Kaya kailangan mo siyang subukan. Nakuha niyo? Okay. Yan. Saan pa nakatakot? Ang dami. Sobrang dami. Pero, paano nga mamalis to? Normal lang to sa isang tao, guys. Takot at duda, normal lang yan. Kasi, lahat ng first time, nakakatakot at nakakapagduda. Lalo-lalo na pag di mo pa sinusubukan. Tama? Lahat ng first time. Kahit yung first kiss. Oh, yung first kiss ko, talagang tandang-tanda ko yung kahapon lang nangyari. Even yung first kiss eh, pagkabago, tutuloy ko ba ito? Nakatakot kasi sabi ng nanay ko, pag nag-kiss daw, bubuntis daw ako. Kiss pa lang yun. Ibig sabihin, wala ka pa kasing alam eh. Kaya akala mo, tutuloy ko ba ito? Hindi. Parang ganoon, di ba? Lahat ng bagay, guys, nakumpisa, first time mong susubukan, nakakatakot, nakakaluda. Baka ganito, baka ganito, baka ganito. Pero, nung nalaman mo na lang, pagka ginawa mo, ay hindi naman pala. Doon mo malaman yung totoo pag ginawa mo na. Nakuha nyo? Lahat ng bagay, kailangan mo subukan para yung malaman. Okay? So, paano natin sasagupain ito? Number one, ating trainings. Yan. Yan ang dapat yung gawin. Ating trainings. Pagka nakatin ka ng trainings, kailangan gain knowledge. Yan. Alamin mo na lahat mga dapat sikreto. Okay? Pag marami ka ng knowledge, magkakaroon ka ng self-confident. Tama? Okay. Pag meron ka ng self-confident, magkakaroon ka na ng action. Bakit guys? Pag meron kang fears and doubts, no action ka. Yan. Ito yung pumipigil. Pag no action, no result. Tama? Wala kang action, wala kang resulta. Pero pagka full of knowledge ka na, alam mo paano gawin, meron ka na self-confident, a-action ka. Pagka nagkaroon ka ng action, magkaroon ka ng resulta. That's the time ma-overcome mo yung mga ganito. Kasi, believe me, hanggat di ka pa kumikita sa networking industry, nandyan pa yan. Hanggat di mo nasusubukan, na kumita talaga. Sabi nga dati, may kasabihan tayo, pag kumakapal na ang bulsa, kumakapal na yung mukha. Kasi doon na yung self-confident mo, kasi believe ka sa sistema mong ginagawa. Pero hanggat di mo pa nasusubukan kumita, nandun yung, ano mo, reservation. Tama? Kaya sometimes, yung pagsalita ka, walang conviction. Kasi deep inside, may question mark sa sarili mo. Totoo ba itong sasabihin mo? Totoo kaya itong ganito? Totoo kaya itong kitang ganito? Totoo kaya yung products na ganito? Wala ka pang 100% belief. Tama? Pero sa mga taong kumikita na, pag nagsalita against or about networking industry, grabe magsalita. No? Bakit sila ganun ka lalim ang belief system? Because nasubukan na nilang kumita. Nakuha nyo? Paano natin ito tatalunin? Kailangan kumita ka. Kailangan magkaroon ka ng resulta. Are you with me? Yes! Okay, tanong. Okay. Paano ngayon magkaroon ng resulta?
Oh, yan ang ilang tanong. Paano magkaroon ng resulta? Guys, ito yung sekreto sa pagiging successful. Number one, kailangan ng tamang attitude. Yan. Ito yung mga sekreto. Kung gusto mo magka-resulta, tamang attitude. Number one, good learning and listening attitude. Dapat. Clap! Good learning and listening attitude. Dapat. Bakit dapat? Kasi sa totoo lang, even ako dati, wala rin naman akong alam sa ganitong negosyo. Yung alam natin, yung expertise natin sa ibang bagay. Tama? Tapos biglang engage, spirulina, networking, paano ito patakbuhin? Ibig sabihin, sometimes, kailangan natin maging open-minded. Bakit? Pagka magaling kasi tayo at di tayo open-minded, kahit gaano magaling yung magsalita, kahit gaano magaling yung magturo, wala tayong matutunan. Tama? Tingnan mo ito ha. Ang glad. Ganito ang itsura. Gano? Yan. Anong kabaliktaran ng glad? Sad. Sad. Ang itsura ng sad, ganito. Yan. Ay, siya na kasi drawing mo. Kasi mahina ako sa music eh. Tingnan mo ha. Alam niyo yung tatawag na shower of blessings? Ang Panginoon pala, pag nagpapaulan ng pagpapala, hindi pinipili kung sino patatamaan. Kasi lahat tayo anak ng Panginoon. Pagka pinaulan, bah, blessing, shower of blessing. Lahat ng tao pinapatamaan. Ang problema, pag sad ka. Kasi yung mga nakakuha ng blessing, yung mga glad. No? Ito gracia, ito disgracia. Makatutunayan ko sa inyo ha. Pagka tumama rito ang mga gracia, lahat ng tumatama sa kanya, salo sa mata. Pag lumagpas sa mata, salo sa ilong. Correct. Oh? Pag lumagpas sa ilong, salo sa bibig. Tingnan mo, lagi ng bibig eh. Lagi na ang ngiti. Oh, tingnan mo, walang natatapong gracia. Eh may tao talagang sobrang-sobrang grabe ang swerte. Sabi nila, bakit si Manny Pacquiao? Halos napunta na sa kanya lahat ng yaman. Bakit ganun? Swerte naman tao na yan. Guys, kasi glad siya. Tama? Oh, kung gusto mong mapunta sa iyo, kailangan mong maging glad. Oh, tingnan mo ha, ito sad. Oh, tingnan mo. Pag tumama sa iyo ang grasya, tumama sa mata niya, dumulas. Tumulo luha. Ha? Tumama sa ilong, dumulas sipon. Ha? Tumulo tumama sa bibig, dumulas laway. Tingnan mo to, naglalaway sa grasya nito. Bakit? Kasi guys, laging nakasimangot. Na-attract natin ang universal problem. Okay? Ang success pala, ang blessing, kailangan i-attract mo. I want blessing. I want success. No? I want happiness. I want joy. Pag hindi, Lord, gawan mo ng solusyon. Magugulat ka lang isang araw na solve yung problema mo. Okay? Huwag niyo suluhin. Sometimes kasi, pagka sobrang ano tayo, stress na tayo, dami natin iniisip, hindi talaga natin maiwasan. No? Na na-attract natin yung mga negative things sa buhay natin. So, attitude, positive lagi, at the same time, humble. Okay? Isa sa pinaka-sikrito. Yan. Isa sa pinaka-sikrito na isa sa pinaka-successful na tao sa buong mundo ay ang pagiging humble. Yeah. Biblical yan, guys. Biblical yan, ha? Ang taong mapagmataas, ibinababa. Ang taong mapagkumbaba, itinataas. Okay? Alam niyo si Socrates? Kilala niyo Socrates? Kilala niyo? Hindi? Hindi kilala? Okay, sir. Kalimbahin ko, sir. Ayun! Sino, sir? Mayor ng Stati. Tapos pati pa natin, sir. Hindi! Yan. Si Sanamis naman yun, ituwason niya. Ayan, ganito guys. Ang history ni Socrates, kasi si Socrates, naging estudyante niya si Plato. Tapos si Plato, naging estudyante niya si Aristotle. Tama? Ah, ito yung tatlong genius, di ba? Tatlong itlog. Tatlong genius, no? The greatest philosopher, no? Sabi ni Socrates, pag nagpapakilala siya, lagi niya sinasabing, I am Socrates from Athens. One thing I know, I only know nothing. Anong ibig sabihin nun? Ha? Parang ganito eh. Ako si Socrates, taga Athens. Taga Athena. Isa lang ang alam ko, wala akong alam. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, humble siya. Tama? Sobrang dami na niyang alam, pero pag may bata nagsasalita, nagikinig yun.
Diba 2 years old, 3 years old, nakikipag-usap yun. Ganito, ganun ba, ganun ba? Paano ba ako maging successful? Tuturuan sila 2 years old na bata? Ganun ba? Nakikinig yun kahit kanino. Hindi yung, ang kalaban kasi natin ito, alam nyo kung ano? Acne. Yan. Ito yung mga tao, hindi yung mayaman, hindi nagiging successful. Acne. Alam ko na yan. Kami mga trainings, ay, ayaw ko na mati ng trainings. Alam ko na yan. Pero tanongin mo, successful ka na ba? Hindi. O hindi ka pa naman successful eh. Yun lang mga namin ang alam eh. Tama? Gusto pa matuto. Katulad ngayon, Vice Governor Rosa Pamilon, sabi niya, alam mo, ang dami kong gusto matutunan dito. Pinabasa niya mga libro. Atin ako ng mga trainings mo ha, pagkakayang time ako ha. Atin ako ng mga ganito kasi dami kong gusto matutunan. Like, ano mga attorney na yan sila, pero gusto nila matuto rin about business. Gusto nila. Marami din bagay na dapat natin pag-aralan, guys. Ako naniniwala ako, learning is a continuous process. Tama? Yes. Kung dati, ang alam lang natin is BHS, tama? BHS, ang gamit mo, nung panahon na may BHS sa bahay, sikat ka na. Sa bahay may BHS ka, sikat ka na dati. Tapos biglang lumabas, CD. Ay, Vita pa pala dati, o na Vita Max. O, Vita Max ka sa bahay, palabas ka, kapit bahay mo, manonood. Ano ba yan, ano ba yan? Tapos black and white pa. Lumabas BHS, na luma ang Vita Max. Tapos lumabas CD. Tapos DVD. Ngayon, 3D. Di ba? O, paano kung gamit mo, Vita Max pa rin? Ngayon, iba, 3D na. Ibig sabihin, pag di tayo nag-learn, guys, mapag-iwanan tayo. Tama? Ano ba kailangan natin matutunan? Techniques, mga sikrito. Tama? Successful na tao. I have the book, no? Mayroon akong isang libro ni John Bukongwe. Binasa ko yung kanyang buhay. At napakahili ko kasi talaga sa mga libro. Meron akong mga libro ni John Maxwell, Zig Ziglar, James Lee Valentine, Robert Kiyosaki. Ang dami kong mga libro talaga sa bahay. Moral, meron akong mahigit 50 na libro. About sa ano. Tapos binasa ko, nagbinasa ko kay Hendrix, binasa ko kay Gokong. Meron ako isang line doon na gusto ko talaga kay Gokong, yung binitawan niya salita. I choose to be unafraid even during the times when I was afraid. Kasi sipin mo 12 years old siya nung naulila, tama? Namatay yung father niya, 12 years old pa na siya, panganay pa siya sa magkakapatid. Paano niya itaguyod ngayon yung buhay ng kanyang mga kapatid at ng nanay niya may sakit? Kasi 12 years old, naging padre di pamilya. At ang matindi nun, wala silang sariling bahay, wala sariling lupa, nakikiani lang siya ng mga mani, di ba? Nakikiani ng mga mani, palay, binta-binta ng mga ila, kung ano yung mga hanap na pwede pagbinta. From simple vendor to become trader. From being trader to become manufacturer. From manufacturer to the industrialist. And now, global entrepreneur. Sino si Bukongwe, may ari ng Robinson, may ari ng Cebu Pacific, Rubina Corporation. Sino siya dati? Dating paslit na kalaboy-laboy. Tingnan nyo ha. Because of the right principle, the right mindset, I choose to be unafraid even during the times when I was afraid. Guys, ang pagiging successful, depende yan sa'yo. Lakas ng loob yan. Walang umasinso na mahina ang loob. Walang nananalo ng loto nang hindi tumataya. Kung gusto mong maging successful, tumaya ka. Be willing to pay the price. And the price of being successful is a lot of sacrifices. Nakuha nyo? Yes. Ibig sabihin guys, sige, tira. Kung kailangan matuto ako ulit, matuto ako. Kung kailangan aralin ko yan, aralin ko yan. Lahat ng bagay pinag-aralan. Sometimes kasi di naman natin linya. Pero pag pinag-aralan mo, matutunan mo. Tama? Okay, ano pa ang mga sikrito sa pagiging sa attitude? Napakarami. Okay? Self, napakarami nito eh. Actually, kahit sandaan yan. Pero ang pinaka-importante dito guys, 90% of your success is depend on your attitude. And only 10% on skills. Grabe oh. Hindi ako magaling. Ano ba yung galing? Skills, attitude. Ha? Ang galing ay skills. Di mo kailangan maging magaling para maging successful. Hindi kasi ako, mahihayin kasi ako. Ang hiya is skill, hindi yan attitude. Ibig sabihin, di mo kailangan maging hindi mahihayin para maging successful. Para maging successful lang, kailangan willing kang matuto,
humble ka at positive thinker ka. Eh, ganun. 90% nasa attitude na. Okay. Now, pangalawa. Gusto mo maging successful, magkaroon ng resulta? Pangalawa, belief system. Alalimin mo to. Dapat ang belief system mo 100%. Hindi pwedeng 99% lang. Subukan nyo sumakay ng aeroplano. Tapos sasabihin sa inyo ng stewardess, please fasten your seatbelt because this aircraft is 99% safe and 1% to crash. Di ba? Kahit 1% lang yung pagiging pag... Ay, nako! Tatanon kasi ko na. Titikom na. Oh, boy! Para! Mababada ko dito. Di ba? 1% lang yan. Pero di ba? May tendency pa rin na mag-crash. Tama? Sometimes, guys, for us to become successful, we need to develop our 100% belief system. Number one, sa company. Okay? Kailangan belief ka sa company. Bakit ba? Bakit maging belief ako sa KDSI? Number one, guys, maraming company sa labas. Sobrang dami. Pero number one strength ng KDSI, number one, we own the farm. Sarili natin ang plantation. Tama? Tayo ang isa sa company na pwede nyo makitaan ng strength para magtagal. Bigyan ko kayo ng konting idea kung sino yung mga legend sa industry. Amway. The mother of all networking companies. Tama? Forever Living. Bakit until now ang Forever Living namamayagpag 140 countries? Okay? Now, hanggang ngayon dito sa Pilipinas may kumikita pa rin ng 1 million monthly. No? Ang tagal na ng Forever Living ha. 35 years. Going 30 years, 40 years na. Now, ang tanong, bakit sila nagtagal? Because they own the farm. Sarili nila ang farm ng aloe vera. Dixon! Alam niyo ba yung Dixon? Yung mga coffee? Oh. Bakit ang Dixon until now nagtagal? Kasi sarili nila ang farm ng gano o na mushroom. Bakit maraming kampani nagkawalaan? Lahat ng nawawala ng mga kampani, walang mga farm yun. Nakuha nyo? Yes. Ibig sabihin, what of our strength? Pangalawa, manufacturer. Okay? May sarili tayong factory. Ano naman ang kagandahan? Pag sarili mo ang factory, ibig sabihin, kontrolado mo ang production. Tama? Kontrolado mo ang quality. Mahirap kasi, okay, may sarili tayong brand, pero di naman tayo gumagawa, pwedeng baguhin niya ng manufacturer, sirain ang quality natin. Yes. Nakuha nyo? Alam nyo ng competition sa business. Matindi yan. So, number one nating strength yun. Farm, factory, at ang matindi, IGMP pa. Okay? IGMP, International Good Manufacturing Practices, at ISO. No? Certificate natin, napakatindi. Ibig sabihin, guys, ito isa sa mga indikasyon. Isa sa mga dapat yung tingnan. Strength of the company. We own the products, sariling brand. We own the farm, we own the manufacturing plant. At ang kagandahan ito, the management, the driver. Ako naniniwala eh. Kahit yung produkto gaano pa yung kaganda, nakakabuhay pa yung napatay. Pero ikaw na nagbibinta na mamatay ka sa gutom. Walang kwentang negosyo yan. Tama? Kahit yung produkto sobrang ganda, pag yung nagpapatakbo, hindi marunong. Wala pa rin kwenta yan. Sometimes, the success of the business, most especially in network marketing, it will depend on the management. Tatlo talaga yan, top three. The products, the marketing plan, and the management. Why? Sometimes kasi, maganda yung products, maganda marketing plan, supply management. May maganda products naman, maganda management, supply naman marketing plan. Meron naman maganda marketing plan, maganda management, supply naman produkto. Mahirap maghanap ng tatlo na yan, the three pillars of success sa company na kompleto. Okay? Tingnan nyo rin ito ha. Ito hindi sa pagbubuhat ng bangko kasi tatlo kami nasa management. Sir Brian. Si Sir Brian yung batang negosyante. Okay? Yung ating chairman. Successful sa traditional export-import business ng pamilya nila. Okay? Si Sir Giant Jarenera, yan po ay successful sa pagiging pagtatrabaho sa corporate, no? Bankers, no? Tapos ng lasal, magaling sa corporate setup, magaling sa pagpapatakbo ng korporasyon. Okay? Ako naman po, wala akong alam sa traditional business masyado. Wala akong alam sa korporasyon. Expertise ko naman is network. Sa sales, training. I've been in network marketing for 15 years. No?
At proven and tested. Kasi ang 15 years ko, hindi yung walang resulta. More than 100 million kinita ko sa networking industry. Meaning, I know what's the secret if you want to become successful in network marketing. Tama? So, importante yung taong nagdadala sa atin, guys. Bakit? Kung gusto mong makarating sa Baguio, dapat yung driver mo nakarating na ng Baguio. Tama? Baka may gusto mong makarating ng Baguio, yung driver mo papunta Bicol. Hindi alam ang daan. Tama? Ibig sabihin, dapat alam nila kung paano tayo dadalhin sa pupuntahan. Ngayon, ang maganda nito, company, dapat believe ka 100%. Aside from that, dapat believe ka sa products. Kasi pag hindi ka believe sa products, at mayroong ipresent sa iyong produkto, sasabihin doon sa mga nagpresent sa iyo, ay, yung produkto namin, mas maganda to sa spirulina. E kulang ka sa knowledge sa mga spirulina. Ah, ganun, bakano ba yung products na yan? Ah, mas maganda to, barley to barley. Oh. Ah, ganun ba? Mas maganda ba si spirulina? Sige, lipat ako dyan. Kasi di mo alam. Tama? O sabi pa rin, eh dito sa amin, mas maganda to. Mas maganda to si spirulina, mas maganda to si barley. Weak grass. Oh. Guys, pag di mo talaga alam, maniwala kayo sa akin. Hanggang tayo, wala tayong alam sa ating ginagawa, pwede ka maging failure. No? Pero pag alam mo, spirulina is the only food recognized by NASA, Food of the Astronaut. Spirulina is the most complete, the most balanced, and the most nutritious superfood on Earth. That is according to United Nations and World Health Organization. Ibig sabihin, guys, kung buong mundo nire-recognize ng mga scientists, ng mga doctors, ng mga herbalists, no? At ng mga nutritionists, ang products, wala kang dapat ikapamba sa yung produkto mo, hindi maganda. Tama? Isa sa pinakamaganda, pinakamura, at pinaka-effective na produkto ang napuntahan mo. Importante, know your products. Okay? Deeper. Dapat 100% believe mo ang belief system mo dyan. Okay? Saan ka ba dapat believe? Dapat believe ka sa marketing plan. Okay? Ang marketing plan, it could be, yan yung tinatawag ng pilot, no? Pilot niya siya. Pag ang produkto at company maganda, pag di maganda marketing plan, move me to products, supply. Okay? Kasi yan yung magdadala, how to move the products, the marketing plan. Bakit kailangan kong bibili ng marketing plan ng i-design? Guys, hindi sa pagmamayabang. Tingnan nyo ang mga marketing plan ngayon ng iba't ibang company. Gusto ko kayo mismo tumingin para mapag-desisyonan ninyo. Tayo lang ang may 12 ways to earn. At ang marketing plan natin, kayang gawin ng bata, ng walang alam, na may alam, na magaling, na hindi magaling. Why? Kasi marami siyang ways na para kumita ka kahit na hindi ka makabalanse. Isang linya, kita ka siya ni Levels, third step. Royalty leadership, tama? O, naparisan mo, binary, kita ka ulit, plus royalty leadership, lahat-lahat na. Ibig sabihin, yung ibang company, pag di mo siya naparisan, magiging waiting lang siya habang buhay, wala kang kita. Samantala yung sa atin, isang linya pala, kumita ka na, naparisan mo, isang kita ka na naman ulit, may kita ka pa sa upline mo, may kita ka pa sa crossline mo. Meaning, ang ganda ng pagka-design ng marketing plan para sa lahat. Ngayon po, hindi ka bilib ulit sa marketing plan, pag pinakitaan ka, bro, mas maganda sa amin, mas maganda to sa amin kaysa dyan. So ano mangyari na naman? Ah, ganun ba? Sige, lipat ka na naman doon. Guys, sa totoo lang, ang success natin is based on you, not based on the company, not based on the products, not based on everything. But it will depend on you. Kasi ang success ng tao, kasunod yan lagi yung nasa paligid niya. Pero nasa kanya muna mag-umpisa lahat yan. Tama? Okay, so we need to develop our belief system in the marketing plan. Okay? Saan ka ba dapat believe? Guys, dapat believe ka sa upline mo or sponsor. Yan. If you want to become successful, kailangan believe ka sa sponsor mo. Huwag kayong magsalita ng mga bad about your upline. Never seen any bad words. No? Lalo-lalo na yung sabihin, yung upline ko, walang kwenta. Number one of the don'ts. Okay? If you want to become successful, dapat meron kang attitude of yes, upline attitude. Wala kang karapatang tumanggi. Wala kang karapatang kumontra. Why? Kasi si upline, siya yung nauna sa'yo, mas alam niya kung ano yung pinasok mo. Diba? At maniwala kayo guys, si upline, sumuporta man yan o hindi, di niya talaga trabaho suportahan ka. Hindi niya obligasyon yun. Ang trabaho ni upline, ipakita ang negosyo. Pag tinulungan ka, thank you upline. Pag di ka tinulungan, thank you upline. Why? Para sa akin, nung binigay sa iyo yung marketing plan, brochures, lahat ng products, binigay sa iyo, tapos na yon. Binigay sa iyo ang mapa. O ito yung mapa.
Yan, Christine, ito yung mapa. Mapa ng treasure. Gusto mong hukayin, bigyan kita products. Bigyan kita mga marketing tools. Hukayin mo yan, pag nahukay mo, may treasure dyan. Ibig sabihin, nung pinakita sa atin ang negosyo, yun na yung treasure. Yung mapa, paano siya mahukay, marketing plan to investor. Tama? Yun lang ang gagawin mo at mahuhukay mo yung treasure na sinasabi. Kaya nga, maraming tao, binigyan na ng mapa, binigay na yung mga marketing tools, binigay na ng piko, pala, lahat ang kailangan niya pang hukay para mahukay niya, ibinigay na lahat, ibinalik pa sa upline. Upline, pwede ba pakitrabaho para sa akin? Naging ako na left and right. Alam niyo yun? Guys, pag tayo, ewan ko na ha, kasi ito, devil pang nangyari ito sa buhay ko na nanghihingi ako ng downline sa mga upline. Kasi para sa akin, ang lagi kong prinsipyo sa buhay, apply, magiging successful ako kahit wala ka. Yes. No? Pero lagi, no? Pero lagi. Pero apply, thank you. Kasi pinakita mo sa akin yung napakagandang treasure. Tama? Suportahan mo ako, salamat. Pag di naman, magkita-kita tayo sa millions. Yes. Tama? Ganun po mga kaibigan. Kasi sometimes, kailangan yung sponsor natin, di natin niya siya bigyan ng sakit ng ulo. No? Pasalamat tayo na naging channel of blessing. Kaya yung sasabi ko sa inyo, kung meron akong dapat pasalamatan ng tao, isa sa pinaka dapat kong pasalamatan yung tao siguro na nag-invite sa akin sa networking na hanggang ngayon hindi ko siya nakita. Kasi sa Forever Living, hindi siya nakabili ng pumbupak. Hindi siya tumuloy. Pero siya yung nag-invite sa akin. Pero hindi siya nakabili. Pero guys, doon nabuksan ang isipan ko eh. Doon nag-umpisa. Hinahanap ko siya hanggang ngayon, hindi ko siya mahanap. Sabi ko, makita ko lang yung tao ngayon siguro. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya kasi nandahil sa kanya kaya ako napunta sa networking, tama? So sobrang pasasalamat ko. Meaning, kung may mga tao supportive, thank you. Apply ninyo, pag supportive, thank you, pasalamat kayo. Pag di naman, thank you pa rin. Never say bad words or mga bad-mouthing about sa mga uplines, okay? Saan pa dapat tayo believe? Dapat sa mga? Downlines. Guys, ang mga downlines, huwag nyo tawagin downline. Ang tawag niyo dyan, business partner. Sino ba yung mga downline? Yes. Yung tao na sa baba ninyo. Okay? Although downlines mo sila, pero ang tawag mo sila partner. Business partner. Okay? Or kaya power, no? Kaya ang tawagan, power. Bakit power? Kasi nasa Deuteronomy yan eh. Biblically yung power eh, di ba? Yes. I have the, di ba? Remember the God? He will give you the power to acquire wealth and become wealthy. Tama? Yes. So meaning, guys, ang mga downlines, pagka medyo nagkamali, okay? Huwag mong pagalitan. At huwag mong sabihin na, uy, wala ka talagang kwenta. Never say bad, no? About mga downlines. Huwag, kung nagkamali, partner, okay lang yan. Motivate mo. Tama? Motivate mo. Dapat anong tawag nito? Inspired mo siya. Partner, kaya mo yan. At ganyan din ako dati, nagkamali rin ako. Pero na-overcome ko yan. Anong ginawa ko? Training lang. No? Natuto ako sa mga pagkakamali ko. Pag nagkamali, okay lang. Tuloy-tuloy lang. So kailangan ang mga downlines guys, hindi yan pinapasalamatan. Pag may production, don't say thank you. Kasi pag sinabi mong thank you, oy thank you ha dahil nagpasok ka, at least nag-pairing ako. Ang hapon mo lang doon kita. Sa mga downlines, dapat kinakongratulate. Every time may magandang ginawa, partner, keep it up. Congratulations. Right? Good job. Tama? Yes. Inspired mo siya. Yes. Okay? Motivate. At never say negatives about sa mga downlines. Pag nga kayo ng negative, pagka kayo guys ay medyo may napansin nyo kayo problemado ka, may napansin kang negative sa negosyo, huwag mong ibaba. Huwag mong i-pass on ang information na negative sa baba. Tama. Kailangan if you down, go up. Okay? If you're up, go down. No? Pag sobrang positive ka naman, sobrang inspired ka, power na power ka, saka ka mag-meeting sa baba. Pero yung mga negative, hindi yan pinaparating sa baba. Nakuha nyo? Ganyan mag-handle ng grupo, if you want to become successful. Saan ka ba dapat bilib? Dapat bilib ka sa sarili mo. Tama? Maraming tao ganito, ang galing ng upline ko, ang galing ng downlines ko, pero ako hindi ako magaling. Guys, lahat ng tao may kanya-kanyang talent. Isipin mo ha, kung gaano kagaling ang Panginoon gumawa. Kasi, isipin mo, siyang gumawa sa atin. Isipin nyo naman, sa dami-dami natin sa buong mundo, hindi tayo nagkakapareho ng talent lahat. Papatunayan ko sa inyo ha, yung thumb mark natin. Kahit gaano natin karami, hindi pa yung nagkakapareho ni minsan. Ibig sabihin guys,
Ang Panginoon, gumagawa siya ng design, sariling design, kanya-kanyang design. Lahat tayo, hindi man natin kaya yung ginawa niya, pero may sarili kang galing. Ibig sabihin, maximize your talent. Either use it or lose it. Pag di mo yan ginamit, mawawala yan sa'yo. Binigay yan ng Panginoon. Gift yan. Guys, maximize mo. No? Gawin mo siya. Maniwala ka sa sarili mong kakayahan. Okay? At higit sa lahat, maniwala ka sa Panginoon na lahat ng bagay na ito ay siyang lumikha. At instrumento lang ang kinis. Ay, instrumento lang ang management, instrumento lang kami. Ginawa lang ang instrumento lahat ng mga bagay para matupad yung promise niya sa'yo. Yes. Okay, oh? So, panapakan natin, no? Oh? At grand, grand apply natin. Okay? Grand, grand apply ng mga uplines. Okay? Now, 100% dapat ang bilik mo dyan. Now, naiiniwala ba kayo sa kinisay? Yes. Yes. Naiiniwala ba kayo sa products? Yes. How about the marketing plan? Yes. How about sa mga upline ninyo? Yes. How about sa mga downlines? Yes. How about sa inyo sarili? Yes. Sa Panginoon? Yes. Kaya, ako may, ano ako eh, may third eye ako eh. May third eye ako. So, nakikita ko sino yung sasabi ng totoo at hindi. Yes. No? Kasi, siyempre, may pagkikita natin yan, no? Kung talaga sino yung may 100% belief system dito. Kasi sa loob ng kwarto ko ito, tatlo lang talaga yung nakikita kong yayaman. Ay, grabe. Oh, tatlo lang. Nakikita ko tatlo lang yung magiging successful talaga. Okay? At kung ikaw ay naniniwala na doon sa tatlo, ikaw yung isa, ipakita mo sa akin, tumayo ka. Yes! Ha? Tinan nyo ha? Sipin nyo. Sabi nyo, naniniwala kayo sa sarili mo. Ha? Power. Diba? Maraming tao na naging successful because they believe first before they see the result. Japan becomes Japan because of the word Kaizen. Diba? And Kaizen means improving the improve. They believe that things will happen. Hindi sila nag-aantay na yung bagay nangyari bago sila maniniwala. They believe that things will happen. Naniniwala sila na pwede mangyari kahit wala pang nangyari. Tama? Believe first and you will see the result. Meaning, ang pagiging successful, guys, is start on the mind. No? What the human mind can achieve in belief, the body can achieve. Sometimes, kailangan mo siyang paniwalaan, isang puso, na you can do it. Yes. Pag hindi, talagang hindi mo siya kayang gawin. Yes. Okay? Pag di ka naniniwala magiging successful ka, well, sad to say, hindi ka magiging successful. Magiging failure ka talaga pag naniniwala kang doon ka. Pero pag naniniwala kang kaya mo maging successful, yung paniniwala mo yan, ilagay mo lang siya ng actual. Sigurado mangyayari sa'yo. Okay? O, bibigyan mo ng chance. Yung iba. Kasi, ay, nakalista o. Oh. Alam nyo, nandiyan yun, nakating sino kaya dyan ang gustong maging umaman. Diba? Tinitingnan yan. O, ulitin ko ha. O, gagawin ko na ngayon. Apat na, apat. Dinagdagan na. Yan, apat na, nakikita ko. Yung third eye ko, nabubukas eh. Yan. O, ulitin natin ha. Kung naniniwala ka na isa ka sa apat na pwedeng yumaman, tumayo ka! Hindi ka naniniwala, yaman kayo? Yan ang problema. You need to claim. Diba? The power of words in affirmation. The law of the universe. Kahit naniniwala ka, pag di mo sinasabi, hindi ka yaman. Yes. Believe and see it positively. Yes. Kailangan maniwala ka at sasabihin mo. Kasi pag hindi mo ginagawa, hindi ka talaga yaman. Yes. Okay, the power of word. The word is between life and death. No? Ayan. Okay. Well, again, life is not a matter of choice. Life is not a matter of parang chance. Ito sa matter of choice. Sometimes talaga, yung buhay natin, tayo lang naman talaga may kagustuhan yan eh. Ang malas ko, ang swerte ko. Swerte, malas, kasi ginusto mo yan. Yeah. Walang taong minamalas nang hindi niya ginugusto. Walang taong sinuswerte nang hindi niya ginugusto. Lahat ang nangyari sa buhay natin, it is the result of our decision that we made yesterday. Yes. No? Kung ano gusto natin maging buhay bukas, that is the result of our decision we made today. Kaya sabi ko, lahat ay nag-uumpisa sa decisions. Okay?
Now, ano pa? Yun. Ito, mas matindi ito. Okay. Belief system. Meron akong kwento sa belief system. Gusto yung malaman? Yes. Yan. Ito, kwento lang ito, ha? Ito, mas matindi ito. Yung kwento na ito ay nangyari sa tatlong magkakaibigan. Yung tatlong magkakaibigan, naghahamunan. Oh, nandun sila sa tuktok ng building. 80-story building yan. Nandun sila sa tuktok. Yan, sabi ng tatlong magkakaibigan, bro, subukan na natin yung mga belief system natin. Sabi na, paano? Bro, tayo magkakaibigan tayo, pero magkakaiba tayo ng pananampalataya. Ako, believe ako sa aking Panginoon. So, siyempre, magkakaibigan sila. Wala ang relihiyon na pinag-uusapan, ititest lang yung belief system. Okay. Yung isa, Muslim. Yung isa, Buddhism. Yung isa, Diyos ko. Sabi niya. O, sige. O, sabi niya. Yan. Sabi niya. Okay, sabi niya, guys. O, sige. So, subukan ko. Okay? So, subukan ko. Josephine. Taper na lang yung global. Yan. 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 Kasama ko lang yan kagabi. So, subukan ko. Sabi niya, sige, so, subukan ko. Tatalon ako sa building na to. O ba? 80 story oh. Sabi, sige nga, susubukan natin. Sige bro ha, titignan mo bro ha. Dahil sa paniniwala ko, ililigtas ako ng Panginoon ko. Unang tumanong, yung Muslim, sabi niya, Allah! Ibinalik. Bumalik sa taas. Ba? Yung dalawa, believe sa tayo bro. Galing mo talaga. 100% ang belief system mo. Kami rin! Ah, sabi naman isa. Eh, ito mas matindi, yung Buddhism naman. Subukan bro, tingnan mo ha. Ito. Buddha! Bang! Bumalik din! Eh, ito ang isa kinakabana. Sabi niya, naku, mukha yatang tatanungin ako ng dalawa kong ano eh. Doon pa lang sa kanyang, nag-isip pa lang siya, may doubt na siya. Hindi 100% ang kanyang belief system. Tayo mukhang tatanungin ako nitong dalawang kasamahan, ha? Ito, pero 99% pa rin! Nandun pa rin yung belief system niya, kaya lang 99%. O, sabi niya, ito, Diyos ko! Lumakita niya, malapit na siya sa kalsada, eh. Kalsada, o. Diyos ko! Patay! Ha? Bakit guys? Kailangan pag naniniwala ka, 100%. Ha? Hindi siya naniniwala na yung Diyos ko niya, yun ang magliligtas sa kanya. Guys, sa ating negosyo, 100% ang belief mo dapat. 99% hindi ka magiging successful dyan. Yes. Kahit yung 1% na negative, it will create 100% sa pagdating ng araw. Kasi yung ating subconscious mind, hanggat meron siyang maliit, no? Maliit na negative, kakainin niya yung positive. Hanggang pagdating ng panahon, sobrang negative ka na. Pag-isip mo pa lang sa umaga, pag sinabi mo, masama pakiramdam ko, at the rest of the day, masama pakiramdam mo. Yes. Pag-isip mo pa lang sa umaga, pag sinabi mo, mag-utang na kagad yung isip mo, hanggang buong araw. Problema yan. Guys, dapat morning pa lang. Lord, thank you for the day. No? Yes. That the Lord has made. We will rejoice. Di ba? No? So, ibig sabihin guys, kailangan maging positive ka lagi. No? E paniniwala mo nandiyan 100%. Okay. Number 3. Your success is based on your commitment. Yan. Ito. Yan. Commitment. Ano ba klase mga commitment? Number 1. I'll try. Commitment yan, di ba? Sige. I'll try. So, subukan ko mag-resign. Magiging successful, hindi. Hindi. Try. Hindi. Kasi tinry lang niya. Okay, na-try niya. Nung nireject siya, ay, ayoko na. Marami pa lang nire-reject dito. At least, sinubukan ko. Wala na. Hindi yan yaman. Ito. I'll do my best. Ito, isang klase ng commitment. Matindi ito. Yayaman, hindi. Ha? I'll do my best. Apply! 6 months, hatawin ko to.
ibibigay ko pinaka-the-best ko. Pero after 6 months, pag wala nangyari, quit na ako. Oh, ito matindi. 10 buwan, hinataw, walang nangyari. Apply, 5 months na lang ha. hinataw, after 3 months. Apply, 3 months na lang. After 3 months, ha, commitment ko ha, 3 months. I'll do my best. 6 months ang commitment ko, 3 months na lang. After 5 months, wala pa rin nangyari. Apply, tandaan mo, 1 month na lang. Ibig sabihin, ang binabantayan niya yung commitment niya sa time. Hindi niya binabantayan ang commitment niya sa sarili niya. Nakuha niyo? Yes. Ano ba dapat ang commitment para maging successful? Huwag kang mag-commit sa upline. Huwag kang mag-commit sa company. Huwag kang mag-commit sa ibang tao. Ang commitment sa sarili mo. Yes. Nakuha niyo? Paano ba maging successful? Dapat ganito. Yan. I'll do it. No? I'll do it. Whatever it takes. Okay? Yan. Ito yung commitment, guys, ng mga tao successful. I'll do it whatever it takes. Gagawin ko ang lahat. Kahit anong mangyari, hindi ako mapayag na hindi ako mag-millionaryo sa kinisa. Yes! Whatever it takes. Yeah. Okay? Yan. Ito yung commitment, guys, ng mga taong successful. I'll do it whatever it takes. Gagawin ko ang lahat. Kahit anong mangyari, hindi ako mapayag na hindi ako mag-millionaryo sa kinisa. Yes!